ang mayaman kong asawa. Please subscribe, like and share po. Thank you. Paki-comment na din kahit ano para mag-viral tayo. Hihihi. Kabanata 61, appointment kay Miss Yan. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lin Cheng. Alam na alam niya na si Chiyang ay hindi nasuhulan, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Matuto pa, ang lakas ni Chin Yu ay isang bagay na kahit si Lin Cheng ay hindi kayang labanan. Masyado kang malaki para sa iyong mga britches. Sa tingin mo ba match ka sa tatay ko? Bago pa makapagsalita si Lin Cheng, nagsimula nang magdaldal si Lin Wan sa gilid. Hindi pinansin ni Chin Yu si Lin Wan. Sa halip, malamig siyang tumingin kay Lin Cheng at sinabing, "Mr. Lin, pakiusap." Huminga ng malalim si Lin Cheng at sinabing may walang hiyang ngiti, "Kahit gusto mong lumaban, kailangan mong labanan si Mr. Zing. Saan makakakuha ng karapatang gawin iyon ng isang alagad na tulad mo? Kung wala kang lakas ng loob, sabihin mo lang na wala kang lakas ng loob. Hindi kita papatulan noon," walang pakialam na sabi ni Chin Yu. Nang marinig ito, sumigaw muli si Lin Wan, "Nako, busog na busog ka sa sarili mo. Sino ka sa tingin mo?" Pagkatapos, sinigawan ni Lin Wan si Lin Cheng, "Tatay, turuan mo siya ng leksyon at ipaghiganti mo ako. Baliin ang kanyang mga paa." Pinipilit ni Lin Wan si Lin Cheng sa dead end. Sa sandaling ito, gusto talaga ni Lin Cheng na tumahimik si Lin Wan. "Ginoo, Lin, tama si Miss Lin. Teach this cocky guy a lesson," sigaw din ng iba. "Oo, Mr. Lin, isipin mo na lang ito bilang pagtuturo sa nakababatang henerasyon. Ginoo, Lin, bugbugin mo siya. Hindi mabilang na mga tao ang nanunuya, kaya nahihirapan si Lin Cheng na umatras. Kung aakyat siya sa entablado, tiyak na matatalo siya kay Chin Yu ngayon. Ngunit kung hindi siya aakyat sa entablado, masisira ang reputasyon ng Lin Family Martial Arts School. Naku, hindi maganda ang pakiramdam ko," walang kahihiyang sabi ni Lin Cheng. Umisi si Chin Yu habang sinasabi, "Mr. Lin, natatakot ako na hindi mo alam na doktor din ako. Ang Soul Nourishment Pill na sikat sa Jiang Cheng ay ginawa ko. Maaari akong magpatotoo," mabilis na sabi ni Lance. Kinagat ni Lin Cheng ang kanyang mga ngipin. Nang maghahanap na siya ng isa pang dahilan, kumakbang si Chin Yu at sinabing, "Mukhang wala ka talagang lakas ng loob. Karapat dapat ka bang tawaging numero unong martial artist sa Jiang Cheng? Anak, huwag kang masyadong maingay." May kaunting galit ang tono ni Lin Cheng. Umungol siya at saka itinaas ang mga paa para maglakad patungo sa stage. "Huwag mong isipin na takot talaga ako sa'yo. Ayoko lang masaktan ka," sabi ni Lin Cheng na may malamig na ekspresyon. Matuto pa, bahagyang pinaikit ni Chin Yu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Talagang naiinis sa akin ang mga taong tulad mo. Sinabi ng iyong anak na babuliin niya ang aking mga binti. Ako rin ay isang makatwirang tao. Babuliin ko lang ang dalawang paa mo. Siguradong hindi kita papatayin." Ang ekspresyon ni Lin Cheng ay nagbago ng husto. Magsasalita pa sana siya, naglakad na si Chin Yu. Ang bilis ni Chin Yu ay napakabilis. Nakakakilabot ang bagzo ng hangin mula sa kamao niya. Naalarma si Lin Cheng. Ang lakas ni Chin Yu ay lampas sa kanyang imahinasyon. O hindi, naalarma si Lin Cheng at nagmamadaling umatras. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Chin Yu ng pagkakataon. Sa isang iglap, dumating siya sa tabi ni Lin Cheng at sinipa ang guya ni Lin Cheng. Sa isang malutong na bitek, ang guya ni Lin Cheng ay nakatungo. Ah! Hindi napigilan ni Lin Cheng na mapasigaw dahil sa matinding sakit. Hindi tumigil doon si Chin Yu. Muli niyang itinaas ang paa at sinipa ang isa pang guya. Sa isa pang malulutong na bitek, ang mga binti ni Lin Cheng ay yumuko paatras sa isang kakaibang arko. Nang walang suporta ng kanyang mga binti, direktang lumuhad si Lin Cheng sa lupa. Matuto pa, "Sige, nabali ko na yung dalawang paa mo. Ngayon pa lang tayo," malamig na sabi ni Chin Yu. Si Lin Cheng, ang kanyang mukha ay napangiwi dahil sa sakit, niyakap ang kanyang mga binti. Tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang noo at para siyang nasa sobrang hapdi. Natahimik ang venue. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, nagkaroon ng kaguluhan. Paano ito posible?
Wala man lang lakas si Mr. Lin para lumaban. Ang numero unong martial artist sa Jiang Cheng ay natalo ng ganoon lang. Di man? Itong binata na tinatawag na Qin Yu, ganun ba talaga kahanga? So, hindi man lang nasuhulin si Mr. Zing kay Chiang. Hindi nakakagulat na napaboren siya ng pamilya yan. Ang ekspresyon ni Lin Cheng ay lubhang hindi magandang tingnan. Nais niyang makahanap ng isang butas na mapagtatagwan. Kung alam niya nang mas maaga, hindi niya sinasaktan si Qin Yu. Dad? Dad? Okay ka lang. Nagmamadaling tumakbo si Lin Wan sa harap ni Lin Cheng. Itinaas niya ang kanyang ulo at matamang tinitigan si Qin Yu. Napaka-ruthless mo. Siya ang nagdala nito sa sarili niya, malamig na sabi ni Qin Yu. Ikaw, ang kanyang anak, ay kailangan ding pasanin ang ilang responsibilidad. Pagkatapos sabihin ito ni Qin Yu, tumalikod siya at lumabas ng stage. Tumawag ng ambulansya. Ginamit ni Lin Cheng ang lahat ng kanyang lakas para sabihin ang mga salitang ito. Oo, oo, tumawag ng ambulansya. Inilabas ni Lin Wan ang kanyang telepono sa gulat. Samantala, umalis na si Qin Yu sa stadium kasama si Zing Mengshuo at ang iba pa. Sa kotseng pauwi, hindi napigilan ni Mr. Zing na takpan ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Qin, salamat sa iyong tulong. Talagang gagantihan kita. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Zing Mengshuo sa kanyang disipulo sa tabi niya at sinabing, mula ngayon, kukuha ang Zing Family Martial Arts School ng 10% ng kita at iregalo ito kay Mr. Qin. Nang marinig ang mga salita ni Zing Mengshuo, si Qin Yu ay labis na namangha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Zing, hindi na kailangan. Pinigyan mo na ako ng ginseng. Hindi. Ang ginseng na iyon ay para lamang tulungan ni Mr. Qin, medyo matigas na sabi ni Zing Mengshuo. Ginoo, ang mga aksyon ni Qin ngayon ay magdadala sa Zing Family Martial Arts School ng napakataas na pagtaas ng kita. Karapat dapat ka sa 10% ng mga kita, same time na sinabi ni Zing Mengshuo. Nang makita ito, hindi tumanggi si Qin Yu. Pumalik sila sa Dragon Paradise. Ginoo, Qin? Kung may oras ka ngayong gabi, gusto kitang i-treat sa isang pagkain, sabi ni Zing Mengshuo. Nang papayag na si Qin Yu, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono at nakitang si Yan Ruozo ang tumatawag. Nagmamadaling naglakad si Qin Yu sa gilid at kinuha ang telepono. Miss Yan. Ang tono ni Qin Yu ay may bahid ng banayad na saya. Dr. Qin, ano ang ginagawa mo? Mapaglarong tanong ni Yan Ruozo. Ngumiti si Qin Yu at sinabing, wala lang, nag-idol lang ako sa bahay. Tapos, samahan mo ako sa isang dance party ngayong gabi. Kailangan ko ng kasama, sabi ni Yan Ruozo. Ilang araw nang hindi nakita ni Qin Yu si Yan Ruozo, at namiss niya ito ng husto. Kaya naman, pumayag si Qin Yu nang hindi nag-iisip. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumalikod si Qin Yu at naglakad pabalik sa tabi ni Zing Mengshuo. Ginoo, Zing, natatakot akong wala akong oras ngayong gabi, nakangiting sabi ni Qin Yu. Ginoo, Qin, may appointment ka ba? Pansamantalang tanong ni Zing Mengshuo. Bago magsalita si Qin Yu, si Yao Qing, na nasa gilid, ay nang-aasar, nakikita kung gaano siya kasaya sa pagngiti, tiyak na appointment niya ito kay Miss Yan. Bahala ka, tinipa ni Qin Yu ang kwita ni Yao Qing. Si Zing Mengshuo ay nagkaroon din ng biglaang pagkaunawa. Kinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, hindi kita iistorbahin, Mr. Qin. Kabanata 62, sinong tinatawag mong bastard? Walang pakialam si Qin Yu sa handaan, gusto lang niyang makita si Yan Ruozo. Sa gabi, huminto sa pintuan ang isang Bentley na ginamit sa pagkuha ng litrato sa Jingdo. Ibinaba ni Yan Ruozo ang bintana at kumaway kay Qin Yu. Mabilis na tumakbo si Qin Yu sa harapan ng kotse. Pumasok ka sa kotse. Napakurap si Yan Ruozo. Pumasok si Qin Yu sa kotse at umupo sa tabi ni Yan Ruozo. Hindi alam kung dahil ba ito sa mainit na panahon, ngunit namumula ang mukha ni Yan Ruozo, na naging dahilan upang mas lalo siyang maging kaakit-akit sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Ticino ay patuloy na nakatitig kay Yan Ruozo at labis na natulala kaya hindi niya magawang umiwas ng tingin. Tapat na ba ang nakita mo? Inabot ni Yan Ruozo at tinapak ang ulo ni Ticino. Noon lang bumalik sa katinoan si Ticino. Kinapa niya ang kanyang ilong na parang nahihiya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang magandang balita, sabi ni Yan Ruozo. Anong magandang balita? Nagmamadaling tanong ni Ticino. Umiti si Yan Ruozo at sinabing, kamakailan, ang market share ng mga produkto ng pamilya Shen sa Chujo ay walang tigil na bumababa. Sa loob lamang ng ilang araw, bumaba ito ng halos 10%. Sa tingin ko, hindi na magtatagal at hahanapin ka ni Shen Tian, gumisi si Yan Ruozo. Nagbigay ito kay Ticino ng isang masayang sorpresa. Akala niya ay aabutin ng kahit isang buwan lang bago ito magkabisa, ngunit ito ay lumampa sa kanyang inaasahan. Ticino, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Yan Ruozo na may seryosong ekspresyon. Anong tanong? Tanong ni Ticino. Kinulo ni Yan Ruozo ang kanyang buhok at nakangiting sinabi, kung dumating si Shen Yun para magmakaawa sa iyo, papakawalan mo ba siya? Nang marinig ang tanong na ito, natahimik si Ticino. Mula pa noong bata pa siya, palaging maawain si Ticino. Kahit na may nanakit sa kanya, patatawarin sila ni Ticino. Ngunit habang siya ay tumatanda, unti-unting napagtanto ni Ticino na ang kanyang kabaitan ay hindi lamang makatutulong sa kanya na makuha ang respeto ng ibang tao, ngunit siya ay minamaliit pa ng ibang tao. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, umiling si Ticino at sinabing, hindi ako maawa sa kanya, at hindi ko siya bibitawan. Bahagyang tumanggaw si Yan Ruozo at ngumiti. Bagamat wala siyang sinabi, makikita na si Yan Ruozo ay labis na nasisiyahan sa sagot na ito. Ang sekretarya na nakaupo sa harap na hilera ay walang alinlangan na nagsabi, ang pamilya Shen ay naging prominent sa loob ng maraming taon, kaya kahit na tumanggi ito, hindi ito magiging ganoon kadaling harapin. Alam ni Ticino na minamaliit siya ng sekretarya na ito, kaya, sumagot siya sa hindi alipin o mapagmataas na paraan. Siguro masyadong mataas ang tingin mo sa pamilya Shen, o baka masyado mong minamaliit ako, ngunit ang walang kwentang Shen, hindi ako mapipigilan ng pamilya, at hindi ko siya target. Nang marinig ito, napalingon ang sekretarya. Tumingin siya kay Ticino ng may pagtataka, at pagkatapos ay palihim na sumulyap kay Yan Ruozo, na parabang labis siyang nagulat sa mga salita ni Ticino. Hindi ito para sa iba pang dahilan, ngunit dahil sinabi rin ni Yan Ruozo ang mga salitang ito. Kung maalis mo talaga ang pamilya Shen, baka tumingin ako sa iyo sa bagong liwanag, walang pakialam na sabi ng sekretarya. Umiling si Ticino at sinabing, hindi ko kailangan na tingnan mo ako sa bagong liwanag, dahil wala akong pakialam sa opinyon mo. Ikaw! Agad na napatulala ang sekretarya dahil sa snob. Si Yan Ruozo, na nasa gilid, ay lihim na tumawa. Uwi, dumating ang kotse sa isang hotel, at ang party ay nakaset up sa rooftop ng hotel. Hintayin mo ako dito, sabi ni Yan Ruozo sa sekretarya. Yes, miss, tumango ang sekretarya. Pagkatapos, sabay na pumasok sina Yan Ruozo at Ticino sa hotel. Pagdating nila sa rooftop, iniunat ni Yan Ruozo ang kanyang braso at ipinikit ang kanyang mga mata. Kailangan mo pa bang turuan kita kung ano ang gagawin? Natigilan si Ticino, pagkatapos ay mabilis na inabot at hinawakan ang braso ni Yan Ruozo. Hindi pa ako nakadalaw sa ganoong okasyon dati, medyo nahihiya na sabi ni Ticino. Ayos lang. Marami pang pagkakataon sa hinaharap, nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Sa sandaling ito, dalawa pang tao ang dumating din sa piging. Ginoo, nakahiga pa rin si Lin sa ospital. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Bakit kailangan kong dumalo sa piging na ito? Sabi ni Chiang na medyo walang magawa. Masakit ang kanyang tadyang, ngunit kailangan niyang tiisin. Ito ay simpleng pagpapahirap. Og, kahit magstay ako sa ospital, wala akong maitutulong. At saka, hindi pa ako nakadalo sa ganitong klase ng cocktail party. Sabi ni Lin Wan sa mapang-asar na boses. Kumunat ang noo ni Chiang. Lalo siyang naiinis kay Lin Wan. Maya-maya pa ay nakarating na silang dalawa sa rooftop.
Matapos ipakita ang imbitasyon, dumiretso silang dalawa sa venue ng cocktail party. Wow! Napakagarbo ng lugar na ito. Pagpasok na pagpasok nila sa cocktail party, excited na sumigaw si Lin Wan. May pagmamalaki rin na sinabi ni Chiang, bagaman hindi ako taga Jiangcheng, marami akong kaibigan sa Jiangcheng. Ang hotel na ito ang pinakamataas na gusali sa Jiangcheng. Nakatayo dito, matatanaw mo ang higit sa kalahati ng Jiangcheng. Pagmamalaki ni Chiang. Mabilis na tumango si Lin Wan at sinabing, ang pagtayo dito ay nagbibigay sa akin ng napakataas na pakiramdam. Tumawa si Chiang at sinabing, ihahatid na kita sa kaibigan ko mamaya. Isa siyang big shot sa Jiangcheng. Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang sumimangot si Chiang at nakita niya si Qin Yu sa di kalayuan. Bakit siya nandito? Kumunot ang noo ni Chiang at nagtanong. Mula nang nasaksihan niya ang lakas ni Qin Yu, si Chiang ay natakot kay Qin Yu. Talagang hindi magandang bagay na makilala siya sa cocktail party na ito. Sana hindi siya makita ni Lin Wan, naisip ni Chiang sa kanyang sarili. Alam na alam niya na kapag nakita siya ni Lin Wan, tiyak na lalapitin siya nito at akitin siya. Bukod dito, masasabi rin ni Chiang na hindi nanakit ng babae si Qin Yu. Pagdating ng panahon, baka ilabas niya ang galit niya sa sarili niya. Ha! Nandito talaga ang beastard na yan. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Lin Wan. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Chiang. Nagkatotoo ang kinatatakutan niya. Chiang? Tingnan mo, si B***stard iyon. Pero na, papagalitin ko siya para mailabas ang galit ko. Galit na sabi ni Lin Wan. Umubo si Chiang at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi magandang manggulo sa cocktail party na ito. Ayos lang. Kung mangangahas si Qin Yu na maging marahas dito, tiyak na hindi siya mapapatawad ng may-ari ng hotel. Masungit na sabi ni Lin Wan. Kahit na ganoon ang nangyari, medyo natatakot pa rin si Chiang. Ang karanasan mula sa huling pag-aaway nila ay lubos pa rin natakot sa kanya. Chiang, natatakot ka ba? Pinaikit ni Lin Wan ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, agad na hinanda ni Chiang ang kanyang sarili at sinabing, natatakot ako. Bakit naman ako matatakot sa kanya? Magsasettle na lang ako ng score sa kanya. Pero na. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad silang dalawa patungo kay Qin Yu. Habang nasa daan, patuloy na nagdarasal si Chiang sa kanyang puso, sana hindi maglakas loob si Qin Yu na kumilos, kung hindi, kailangan ko talagang pumunta sa ospital. Sa lalong madaling panahon, dumating silang dalawa sa likuran ni Qin Yu. Pistard ka? Talagang dumating ka. Sigaw ni Lin Wan mula sa likuran. Nang marinig ang sigaw nilang dalawa, sabay na napalingon sina Qin Yu at Yan Rozo. Sa pagtingin sa kanilang dalawa sa harap niya, hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot at sinabing, Chiang, naging mabait ako para magpakita ng awa sa iyo, ngunit gusto mo pa ring maghanap ng gulo. Ako! Ibinuko ni Chiang ang kanyang bibig ngunit hindi naglakas loob na magsabi ng kahit ano sandali. Cut the crap! Malakas na sigaw ni Lin Wan. Anong karapatan mong lumahok sa ganitong uri ng upscale cocktail party? Sinaktan mo ang tatay ko. Sa tingin mo ba ay mabibitawan ka? Umuso si Lin Wan at sinabing. Beastard? Mas mabuting mawala ka na ngayon, o bugbugin kita hanggang mamatay. Mapanghamong sigaw ni Lin Wan. Bahagyang kumunot ang noo ni Qin Yu. Magsasalita pa sana siya, biglang sinabi ni Yan Rozo, na nasa tabi niya, sino ang tinatawag mong upstart? Kabanata 63, Lin Wan ay pinaglilingkuran. Medyo malamig ang ekspresyon ni Yan Rozo, at agad na tinakot ng kanyang malakas na aura si Lin Wan. Si Lin Wan, na palaging walang takot, ay talagang hindi makapagsalita sa sandaling ito. Anong kinalaman nito sa'yo? Hinanda ni Lin Wan ang sarili at sinabi. Si Yan Rozo ay malamig na tumingin kay Lin Wan at sinabing, sabi mo ay upstart siya. Tama, upstart siya. Umuso si Lin Wan at sinabing. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Lin Wan, isang malinaw na print ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha. Itinaas ni Yan Rozo ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Lin Wan. Tinapin ni Lin Wan ang kanyang mukha at natigilan sandali.
Sa tanang buhay niya, wala pang nanakit sa kanya. Ikaw, naglakas loob ka talagang saktan ako. Nanlaki ang mga mata ni Lin Wan at napasigaw sa gulat. Sinabi ni Yan Ruzo sa malamig na tono ng boses, kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparerekon, puputulin ko ang iyong bibig at hindi ka na makapagsalita magpakailanman. Ikaw, matatalo kita black and blue. Sumunod si Lin Wan patungo kay Yan Ruzo. Sa kasamaang palad, itinaas pa lang ni Lin Wan ang kanyang kamay nang makatanggap siya ng isa pang sampal mula kay Yan Ruzo. Ang dalawang magkasunod na sampal ay nagpatigil kay Lin Wan, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ikaw ay patay na karne. Hindi kita bibitawan. Sinabi ni Lin Wan sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Pagkatapos, tumingin si Lin Wan kay Chiang at galit na sinabi, Chiang, mabilis na tawagan ang iyong mga kaibigan at itaboy sila. Umubo si Chiang at inihanda ang sarili na lumakad pasulong. Paano ka makakatama ng tao? Ang boss dito ay kaibigan ko. Sinubukan ni Chiang ang kanyang makakaya upang mapanatili ang isang mapagmataas na saloobin. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Qin Yu at nakangiting sinabi, Miss Yan, ipaubaya mo sa akin ang taong ito. Hindi tumanggi si Yan Ruzo at tumango bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, natakot si Chiang sa address na ito. Miss Yan. Walang gaanong tao na may apelyidong yan sa buong Jiangcheng. Kasama ng kanyang makapangyarihang aura at ang katotohanan na siya ay nakatayo sa tabi ni Qin Yu. Hindi kaya siya si Yan Ruzo mula sa Jingdo. Nang maisip niya ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Chiang. Agad niyang binago ang ekspresyon niya at nakangiting sinabi, Ge, misunderstanding lang lahat. Qin Yu, kasalanan ito ni Lin Wan. Tuturuan ko talaga siya ng magandang leksyon. Ito ang naging dahilan ng pag-freeze ni Qin Yu, na akmang kikilos, saglit. Bakit si Chiang, na mayabang kanina, ay nagbago ng ekspresyon sa isang kisap mata? Chiang, anong pinagsasabi mo? Galit na sabi ni Lin Wan. Hinaila ni Chiang si Lin Wan at humingi ng paumanhin, I'm sorry. Ako ay humihingi ng paumanhin. Aalis na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, kinaladkad ni Chiang si Lin Wan sa gilid. Pagkatapos maglakad ng malayo, galit na sinabi ni Lin Wan, anong ibig mong sabihin? Dalawang beses akong sinampal ng babaeng yan tapos humihingi ka pa ng tawad sa kanila. Pinigilan ni Chiang ang kanyang galit at sinabing, kilala mo ba kung sino ang babaeng iyon? Kung i-provoke mo siya, magiging dead meat ang pamilya mo. Wala akong pakialam kung sino siya. Kailangan niyang pagbayaran ang halaga para sa paghampas sa akin. Sabi ni Lin Wan na may kaunting bisyo. Walang pasensya na ikinaway ni Chiang ang kanyang kamay at sinabing, kung gusto mong maghukay ng sarili mong libingan, gawin mo ito sa iyong sarili. Huwag mo akong idamay. Pagkatapos sabihin iyon, diretsong naglakad si Chiang sa gilid. Uwi, sa venue ng banquet, umupo si na Yan Ruzo at Qin Yu. Gusto mo bang sumayaw ng magkasama? Nakangiting tanong ni Yan Ruzo. Mabilis na umiling si Qin Yu at sinabing, hindi, hindi, hindi. Hindi ako marunong sumayaw, at ayoko rin. Hindi nagpumilit si Yan Ruzo at nakangiting sinabi, sige. Ipapakilala kita sa isang kaibigan mamaya. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nagmamadaling lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot at leather na sapatos. Miss Yan? Sorry talaga. May na-delay ako sa bahay, sabi ng medyo may edad na habang nagpupunas ng pawis. Umiti si Yan Ruzo at sinabi, Mr. Wei, hindi mo kailangang maging magalang. Maupo ka muna. Nagmamadaling tumango ang lalaking tinawag na Mr. Wei at umupo. Pagkatapos, umiti si Yan Ruzo at sinabing, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang tagapamahala ng bangko ni Chuzhou, si Wei Jiang. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Yan Ruzo kay Qin Yu at sinabing, ito si Qin Yu. Mabilis na tumayo si Wei Jiang at mainit na nakipagkamay kay Qin Yu. Ginoo, Qin, medyo sikat ka kamakailan. Ang iyong pangalan ay bumagyo sa Chuzhou, sabi ni Wei Jiang na may magalang na ngiti. Alam ni Qin Yu na magalang lang si Wei Jiang, kaya mabilis niyang sinabi, salamat, Mr. Wei. Ginoo, Wei. Okay lang ba ang asawa mo?
sa oras na ito, biglang nagtanong si Yan Rozo. Pamantong hininga si Wei Jiang at sinabing, ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Kumuha lang ako ng sikat na doktor mula sa ibang bansa, at dahil sa bagay na ito kaya ako na-delay. Napangiti si Yan Rozo habang nakatingin kay Qin Yu at sinabing, nagkataon na si Mr. Qin ay isang doktor din. Baka matulungan ka niya. Tumingin si Wei Jiang kay Qin Yu at nagkunwaring nagulat. Ginoo, si Qin ay isang Chinese na doktor. Medyo. Takatunayan, hindi alam ni Qin Yu kung ano talaga siya. Kung gayon, guguluhin kita, Mr. Qin, nakangiting sabi ni Wei Jiang. Qin Yu, ipinagkatiwala ni Mr. Wei ang kanyang asawa sa iyo. Hindi mo siya mapapabayaan. Kinindata ni Yan Rozo si Qin Yu. Tumanggaw si Qin Yu at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa sarili. Ang Chuzhou Bank ay ang pinakamalaking bangko sa Chuzhou. Halos lahat ng commercial na pautang ay inaprubahan ng Chuzhou Bank. Paanong hindi maintindihan ni Qin Yu ang intensyon ni Yan Rozo? Siya ay malinaw na nagbibigay ng daan para sa kanya. Kabanata 64, Harem Scarem Ling 1. Likas na naiintindihan ni Qin Yu ang mabuting hangarin ni Yan Rozo. Si Wei Jiang, na nasa hindi kalayuan, ay tila medyo nabagabag. Ayaw niyang tumulong si Qin Yu, ngunit ang mga salita ni Yan Rozo ay hindi nagbigay sa kanya ng paraan. Sa sandaling ito, pumayag man siya o hindi, kailangan niyang pumayag. Kung gayon ang maaari ko lang problemahin si Mr. Qin, napilitang sabihin ni Wei Jiang na nakangiti. Si Qin Yu ay medyo walang magawa. Kahit na ang kanyang mga kasanayan sa medical ay napakahusay, hindi gaanong nakakilala sa kanya, kaya hindi masisisi si Wei Jiang para dito. Pagkatapos ng piging, pinadala ni Yan Rozo si Qin Yu sa Dragon Paradise. Kuminto ang sasakyan sa pasukan, ngunit hindi nagmamadaling lumabas ang dalawa. Sa oras na ito, biglang tumingin si Yan Rozo kay Qin Yu at nagtanong, Qin Yu, kung isang araw, babalik ako sa Jingdo, kaya mo bang alagaan ang iyong sarili? Nang marinig ito, natigilan si Qin Yu. Nagmamadali siyang nagtanong, Miss Yan, babalik ka na ba sa Jingdo? Umiling si Yan Rozo at sinabing, hindi pa, ngunit darating ang araw na babalik ako. Ibinuki ni Qin Yu ang kanyang bibig, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Oo, si Yan Rozo ay kailangang bumalik sa Jingdo maaga o huli. Iyon ang kanyang tahanan. Ngunit sa kasalukuyang kakayahan ni Qin Yu, ang pagpunta sa Jingdo ay katumbas ng pagpilit sa sarili sa isang dead end. Si Yan Rozo ay isang mayamang tagapagmana. Kahit sa Jingdo, siya ay isang kilalang figure. Marami na sigurong humahabol sa kanya. Sa kasalukuyang kakayahan ni Qin Yu, si Yan Rozo ay malayo sa kanyang liga. Kung babalik ka sa Jingdo, susubukan kong pumunta sa Jingdo para makita ka at mag-propose ng kasal sa lalong madaling panahon, huminga ng malalim si Qin Yu at seryosong sumagot. Nang marinig ang tugon ni Qin Yu, kinusot ni Yan Rozo ang kanyang mga mata at sinabing, sa pangakong ito, nasisiyahan ako. Matapos bitawan ni Yan Rozo si Qin Yu, bumalik siya sa manor ng pamilya Yan. Kinabukasan, lalabas si Yan Rozo para lumahok sa isang kaganapan sa downtown. Hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas, ang kanyang sasakyan ay pinahinto ng ilang tao. Miss Yan? May dalawang sasakyan na nakaharang sa dinadaanan natin, nakasimangot na sabi ng driver. Tumangala si Yan Rozo at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkamangha. May isang tao sa Jiangcheng na nangahas na harangan ang kanyang sasakyan. Miss Yan, maghintay ka muna. Bababa ako at titingnan ko, sabi ng sekretarya. Hindi na kailangan. Umiling si Yan Rozo. Pinuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas ng sasakyan. Pagkababa ni Yan Rozo sa sasakyan, 7 hanggang 8 tao ang tumalon mula sa mga sasakyang nakaharang sa kalsada sa harapan. Ang pinuno ay isang binata na may gintong mga salamin, at ang sumusunod sa kanya ay si Lin Wan. Nang makita niya si Lin Wan, ang ekspresyon ni Yan Rozo ay hindi maiwasang maging malamig. Matagal na kitang hinihintay. Galit na tumakbo si Lin Wan sa harap ni Yan Rozo. Diyang tao, siya ang nakabangga sa akin. Pilit na sabi ni Lin Wan. Nakangiting naglakad ang binata na tinatawag na diyang tao.
Nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Ann Rosso, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Napakaganda ng babaeng ito. Hindi naman kalabisan na sabihing walang sino man sa bansa ang nakaagaw sa kanyang kagandahan. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang babae sa mga beauty contest. Diyang tao, bilasin mo at turuan mo siya ng leksyon. Hinimok ni Lin Wan mula sa gilid. Umiti si Diyang Tao. Naglakad siya sa harap ni Ann Rosso at walang pakialam na sinabi, Miss, nakikita ko kung gaano ka kaganda, hindi ko talaga kayang gawin iyon. Paano kung humingi ka ng tawad kay Lin Wan at hayaan ang bagay na ito? Sabi ni Diyang Tao. Malamig na tiningnan ni Ann Rosso si Diyang Tao at sinabing, magwala ka. Natigilan si Diyang Tao, at may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Bagaman ako ay maawain sa mga babae, hindi ibig sabihin na wala akong init ng ulo, malamig na sabi ni Diyang Tao. Si Lin Wan, na nasa gilid, ay nagmura, hindi ka ba napakayabang kahapon? Hindi mo ba ako sinampal kahapon? Ipakita mo ulit sa akin ang iyong kayabangan ngayon. Sige. Itinaas ni Ann Rosso ang kanyang kamay at muling sinampal si Lin Wan. Natigilan si Lin Wan, at pagkatapos ay sumigaw siya ng baliw, ikaw ay patay na karne. Papatayin kita, bitik ka. Si Diyang Tao, na nasa gilid, ay nagsabi rin ng may malamig na ekspresyon, dahil ayaw mong umatras para sa akin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Maghintay. Sa pagkakataong ito, biglang lumabas ng sasakyan ang sekretarya. Naglakad siya hanggang sa Diyang Tao at nakangiting sinabi, maaari ko bang tanungin kung ang pangalan mo ay Diyang Tao? Natigilan si Diyang Tao at sumimangot, kilala mo ako. Nagpatuloy ang kalihim, ang anak ng Deputy Mayor Jiang. Nang marinig iyon, agad na sinabi ni Diyang Tao ng may pagmamalaki, tama. Dahil alam mo kung sino ako, kaya bilasan mo at aminin mo ang iyong pagkakamali. Itinaas ng sekretarya ang kanyang salamin at gumisi habang sinasabing, kahit ang iyong ama ay hindi maglalakas loob na sabihin iyon. Nambobola ka. Sino ka sa tingin mo? Hindi napigilan ni Diyang Tao ang tumawa. Kung gusto pa rin ng iyong ama ang kanyang trabaho, mas mabuting hilingin mo sa kanya na lumapit at humingi ng tawad, malamig na sabi ni Ann Rosso. Humihingi ng tawad sa tatay ko. Masyado kang malaki para sa iyong mga britches. Pilit na sabi ni Diyang Tao. Walang sino man sa Jiang Cheng ang nangahas na ipagmalaki ang tungkol sa isang bagay na higit sa lahat. Nang makita ito, hindi na nagsalita ang sekretarya. Kinuha niya ang cellphone niya at nagdial ng number. Matapos may ugnay ang tawag, magalang na sinabi ni Deputy Mayor Jiang, bakit wala pa si Miss Yan? Matagal na namin siyang hinihintay. Gumisi ang sekretarya at sinabing, Mr. Jiang, natatakot ako na hindi makakapunta si Miss Yan ngayon. Hinarang ng anak mo ang kalsada at nagbanta na bugbugin niya si Miss Yan. Ginoo, Jiang, ipaalala ko sa iyo na mas mabuting pangasiwaan mo ito ng maayos. Pagkasabi noon ay ibinaba na ng sekretarya ang telepono. Napakabongga mo. Si Diyang Tao ay hindi natakot. Sa tingin mo ba ay isang malaking shot ka? Gumisi si Diyang Tao. Si Lin Wan, na nasa tabi niya, ay nagmura, tama. Ano Miss Yan? Sa tingin mo ba natatakot kami sa iyo dahil taga Jingdo ka? Tama, ano sa tingin mo? Bago pa matapos ni Diyang Tao ang kanyang pangungusap, bigla siyang nag-react. Ikaw, sino ang sinabi mong siya? Hinawakan ni Diyang Tao ang braso ni Lin Wan at nag-aalalang sinabi. Miss Yan mula sa Jingdo, anong problema? Tanong ni Lin Wan, medyo naguguluhan. Nang marinig ito, mas nakaramdam ng pangamba at pagsisisi si Diyang Tao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinampal si Lin Wan. Niloko mo ako. Galit na umungol si Diyang Tao. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling tumingin si Diyang Tao kay Ann Rosso at sinabing may nanginginig na boses, Miss. Miss Yan, hindi ko alam na ikaw iyon. Paumanhin sa pagkakasala sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Si Ann Rosso ay malamig na tumingin kay Lin Wan at hindi nagsalita. Umuwi na tayo. Pagkatapos, dumiretso si Ann Rosso sa kotse. Si Diyang Tao ay nasa gilid. Ang Jiang Cheng City ay nagtalaga ng maraming lakas tao at mapagkukunan upang kumbansihin si Ann Rosso na dumalo sa pulong na ito.
Pero ngayon, dahil sa kanya, nakansela ang meeting. Ako ay patay na karne. Ang ekspresyon ni Jiang Tao ay sobrang pangit. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Jiang Tao. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang ang kanyang ama ang tumatawag. Kinuha ni Jiang Tao ang telepono nang may nanginginig na boses at nanginginig na mga labi, "Tatay. Tatay, anong problema? Anong mali? Tinusubukan mo bang maghukay ng sarili mong libingan? Pilasan mo at bumalik ka dito." Nagmura si Deputy Mayor Jiang sa kabilang dulo. Kabanata 65, pagkikita ng matandang kaklase. Matapos ibaba ang telepono, nakaramdam ng labis na pagsisisi si Jiang Tao. "Jiang Tao, anong nangyayari? Hindi ba ang tatay mo ang Deputy Mayor?" bulong ni Lin Wan. Si Jiang Tao, na gustong mapatay niya si Lin Wan, pinandilatan siya ng mata. Turuan ang babaeng ito ng leksyon at ibalik siya sa pamilya Lin. Sabi ni Jiang Tao na may malamig na ekspresyon. "Oo, Jiang Tao." Ang ilang tao ay agad na pumunta sa harap at kinaladkad si Lin Wan papunta sa kotse. Uwi. Sa oras na ito, bumababa pa rin ang market share ng pamilya Shen, at nahihirapan din ang daloy ng kapital. "Ginoo, Shen, ang aming kapital ay nakatagpo ng isang malaking problema." Napabuntong hininga ang sekretarya ni Shen Yun. "Si Shen Yun?" Ang malamig niyang ekspresyon, ay nakatayo sa harap ng bintana. Natahimik siya sandali at sinabing, "Okay lang. Malapit na sigurong bumaba yung loan na kaka-apply ko lang. Ngunit, ang aming market share ay bumababa pa rin." Napabuntong hininga ang sekretarya. Walang sinabi si Shen Yun. Hawak-hawak niya ang Soul Nourishment Pill sa kanyang kamay at hindi niya maiwasang mahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi niya akalain na ang isang maliit na tableta ay talagang magdadala ng malaking kawalan sa kumpanya. Ang mas hindi inaasahan kay Shen Yun ay nahulaan na ni Yan Ruozo na mauubos ang pondo ng pamilya Shen at maaaprubahan ang loan. Iyon ang dahilan kung bakit ipinakilala niya si Qin Yu sa presidente ng Chuzhou Bank. Ang lahat ay tila nasa loob ng inaasahan ni Yan Ruozo. "Uwi, Ginoo, Qin, saan tayo pupunta?" Sa sandaling ito, nakarating na sina Qin Yu at Yao Qing sa hintuan ng bus. Gumiti si Qin Yu at sinabi, "Sa kabisera ng probinsya." Bagamat iminungkahi ni Wei Jiang na dalhin ang kanyang asawa sa Jiangcheng, siya ay may sakit pa rin kung tutuusin. Hindi niya nakayanin ang pagod, kaya tinanggihan ito ni Qin Yu. Nakatayo sa pasukan ng istasyon ng bus, bumili sina Qin Yu at Yao Qing ng dalawang tiket. "Ginoo, Qin, bakit hindi ka bumili ng kotse?" "Masyadong nakakahiya ang pagsakay sa bus," bulong ni Yao Qing sa mahinang boses habang nakaupo sa waiting room. Inilibot ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, "Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Anong nakakahiya sa pagsakay ng bus? Hindi ko sinasadya iyon," paliwanag ni Yao Qing. "Ang pangunahing bagay ay hindi ka nagkukulang sa pera ngayon." "Bakit?" bagamat hindi nagpatuloy si Yao Qing, napakalinaw ng kanyang kahulugan. Bahagyang tumanggaw si Qin Yu at sinabing, "Hindi ako nagkukulang ng pera sa ngayon, ngunit ang pera ay dapat gamitin ng matalino." Ang pagbili ng kotse ay hindi gaanong kapaki-pakinabang para kay Qin Yu. Ito ay mas mura kaysa sa pagsakay sa bus. Bukod dito, si Qin Yu ay hindi isang walang kabuluhang tao. Hindi niya kailangan ng kotse para magmukhang big shot. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sumakay na silang dalawa ng bus papuntang Kapitolyo ng probinsya. Pagkaupo na pagkaupo nila, may tinapot sa balikat ni Qin Yu. Lumingon si Qin Yu at nakita ang isang naka-istilong babae na nakatingin sa kanya. "Ikaw ba, Qin Yu?" pansamantalang tanong niya. Maingat na tiningnan ni Qin Yu ang babae at biglang napabulalas, "Ikaw si Song Wei." "Oo, ako, ito, Qin Yu. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita." Medyo nagulat na sabi ni Song Wei. Si Song Wei ay kaklase ni Qin Yu sa high school, at siya lang ang may magandang relasyon sa kanya. Ito ay hindi dahil sa anumang bagay, ngunit dahil ang background ni Song Wei ay katulad ng kay Qin Yu. Pareho silang ulila noong bata pa sila kaya hindi sila pinansin ng mga tao sa klase. Sa huling class reunion, hindi rin inimbitahan si Song Wei.
Higit 10 taon na tayong hindi nagkikita. Nagbago ka. Tumingin si Chinyu kay Song Wei at hindi mapigil ang umiyak. Naalala niya na noong siya ay nasa paaralan, si Song Wei ay isang batang babae na hindi marunong magbihis at magsuot ng hindi usong damit. Ngayon, nag-mature na siya sa isang magandang babae. Ikaw rin. Medyo nahihiyang sabi ni Song Wei. Nga pala, sa provincial capital ka rin ba magtatrabaho? Tanong ni Song Wei. Umiling si Chinyu at nakangiting sinabi, may gagamutin ako. Treat someone. Medyo nagulat si Song Wei. Ilang taon na kitang hindi nakikita, pero naging doktor ka na talaga, sabi ni Song Wei na may pagtataka. Napangiti si Chinyu at hindi nagpaliwanag. Si Song Wei ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya, kaya nag-aral siyang mabuti at ngayon ay may master's degree mula sa isang prestihiyosong unibersidad. Hanggat ang trabaho ay naging maayos sa oras na ito, ang kanyang hinaharap ay puno ng potensyal. Nagkwentuhan silang dalawa at hindi huminto hanggang sa makarating sila sa Kapitolyo ng probinsya. Bago umalis, binigay ni Song Wei kay Chinyu ang kanyang cellphone number at sinabing, makikipag-ugnayan tayong muli kapag may oras tayo. Ililibre kita ng kainan kapag naging matatag na ang trabaho ko. Napangiti si Chinyu at sinabing, okay, pangako. Pagkatapos, sumakay si Song Wei ng taxi at umalis sa lugar. Si Chinyu at Yao Qing ay nakatayo sa istasyon habang hinihintay ang sasakyan ni Wei Jiang. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang isang Audi A6 sa harap nilang dalawa. Sa kotse, sumimangot ang anak ni Wei Jiang na si Wei Hang at sinabing, Tay, papayagan mo ba talaga si Chinyu na gamutin ang sakit ng nanay ko? Hindi napigilan ni Wei Jiang ang bahagyang buntong hininga. Natural na hindi niya mapagkakatiwalaan si Chinyu, ngunit masyadong halata ang kahulugan ni Yan Rozo. Walang pagpipilian si Wei Jiang. Kung matino si Chinyu, malamang na hindi siya makikialam. Napabuntong hininga si Wei Jiang. Sumimangot si Wei Hang at sinabing, pero paano kung ipilit niyang makialam? Humigting ang ekspresyon ni Wei Jiang at puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Para sa kapakanan ng iyong ina, ang pamilya yan lang ang masasaktan ko. Kinagat ni Wei Jiang ang kanyang mga ngipin, na parabang nakagawa siya ng isang malaking desisyon. Kasunod nito, bumaba si Wei Jiang sa kotse at naglakad hanggang sa Chinyu. Ginoo, Chin, mangyaring sumakay sa kotse, magalang na sabi ni Wei Jiang. Pinati ni Chinyu si Wei Jiang at saka sumakay sa kotse kasama si Yao Qing. Kabanata 66, taksil na dayuhang mananamba. Marahil dahil kay Yan Rozo, medyo magalang ang pakikitungo ni Wei Jiang kay Chinyu. Habang papunta sa tahanan ng pamilya Wei, nakangiting sinabi ni Wei Jiang, Mr. Chin, medyo malubha ang sakit ng asawa ko, at nagkataon na mayroon ng international treatment plan. Masasabing maswerte siya. Si Wei Jiang ay sobrang mataktika, ngunit naiintindihan pa rin ni Chinyu ang kahulugan ni Wei Jiang. Ipinapahiwatig niya si Chinyu sa gilid na hindi niya kailangang gamutin ang sakit nito. Ginoo, Wei, kung ang asawa mo ay may mas magandang plano sa paggamot, natural na iyon ang pinakamahusay. Ang layunin namin ay maging malusog ang iyong asawa, nakangiting sabi ni Chinyu. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, si Wei Jiang ay agad na natuwa. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Chin, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang dumating ka ng walang kabuluhan sa pagkakataong ito. Naghanda na ako ng regalo para sa iyo. Dapat tanggapin mo. Hindi na kailangan. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Ginoo, Chin, tanggapin mo na lang. Ang aming pamilya ay hindi gustong umutang ng pabor sa iba, sabi ni Wei Hang. Ito ang katotohanan. Si Wei Jiang ay hindi kailanman nagkautang ng pabor sa iba. Hindi na nagsalita pa si Chinyu at tumango bilang pagsang-ayon. Nagmaneho ang kotse patungo sa tahanan ng pamilya Wei at hindi nagtagal ay huminto sa isang high-end na residential area. Pagkatapos, sinundan ni Chinyu si Wei Jiang hanggang sa itaas. Sa silid, bukod sa iba pang mga tao, may isang binata sa edad na 30s. Napaka-elegante ng pananamit ng binata at magaling magsalita. Siya ay nagkaroon ng kilos ng isang matagumpay na piling tao. Ginoo, Shu, lumapit si Wei Jiang at nakipagkamay sa binata.
Tumango ang lalaking tinatawag na Mr. Shu. Pagkatapos, tumingin siya kay Chinyu na may pagtataka sa kanyang mga mata. Nang makita ito, mabilis na ipinakilala ni Wei Jiang, ito si Dr. Shu Meijian. Ilang taon na siyang nag-aaral sa ibang bansa at kababalik lang ng bansa. Pagkatapos, tumingin si Wei Jiang kay Chinyu at sinabing, ito si Mr. Chin. Pagkatapos noon, tumayo si Wei Jiang sa gilid at hindi na nagsalita pa. Hindi napigilan ni Yao Qing na sumimangot at agad na idinagdag, Mr. Espesyal na nagmula si Chin mula sa Jiang Cheng upang suriin si Mrs. Wei. Nang marinig ito, agad na nagpakita ng awkward na ekspresyon ang mukha ni Wei Jiang. Lalo pang sumimangot si Mr. Shu at medyo malungkot na sinabi, Mr. Wei, anong ibig mong sabihin? Wala kang tiwala sa akin. Hindi. Nagmamadaling umiling si Wei Jiang. Ginoo, Shu, mangyaring huwag intindihin. Nandito lang si Mr. Chin bilang accompaniment. Hinanda ni Wei Jiang ang sarili at sinabi. Tinulyapan ni Shu Maojun si Chin Yu at saka ngumuso, okay lang bilang saliw, pero binabalaan kita. Hindi ako mahilig maistorbo kapag nagpapagamot ako ng mga pasyente. Baka sa mukha ni Yao Qing ang sama ng loob. Magsasalita na sana siya nang lumapit si Chin Yu at pigilan siya. Ginoo, Chin, uminom ka muna ng tubig. Sasamahan ko si Mr. Shu sa pagsusulit, magalang na sabi ni Wei Jiang. Pagkatapos, sabay na pumasok sina Wei Jiang at Mr. Shu sa kwarto. Sa sala, nagbuo si Wei Hang ng isang tasa ng tsaa para kina Chin Yu at Yao Qing. Tapos, ngumiti siya at sinabing, Mr. Chin, ikaw ba ay isang tradisyonal na Chinese medicine practitioner? Masasabi mo yan. Tumango si Chin Yu. Sa medical inheritance na iniwan ng kanyang ama, silver needles talaga ang ginamit. Dapat itong magkaroon ng ilang koneksyon sa tradisyonal na gamot na Chino. Gayunpaman, pagkatapos niyang marinig ang mga salitang ito, isang bakas ng paghamak ang sumilay sa mukha ni Wei Hang. Hindi mo ba alam na ang tradisyonal na gamot ng Chino ay kasinungalingan? Sabi ni Wei Hang na may bahagyang panunuya. Hindi nagalit si Chin Yu. Ang tradisyonal na mundo ng medisina ng Chino ay talagang nadungisan ng isang grupo ng mga manluloko. Ang ilang mga sakit ay maaari lamang gamutin sa pamamagitan ng tradisyonal na gamot ng Chino. Parehong may sariling pakinabang at disadvantage ang tradisyonal na Chinese medicine at Western medicine, nakangiting sabi ni Chin Yu. Umiling si Wei Hang at hindi na nagsalita pa. Lumipas ang oras bawat minuto. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay lumabas sina Wei Jiang at Shu Maojun. Ginoo, Wei, huwag kang mag-alala sa sakit ng asawa mo. Ito ay sanhi lamang ng mababang asukal sa dugo, walang pakialam na sabi ni Shu Maojun. Alright, sa traditional Chinese medicine, qi and yang imbalance ang tawag dun dahil sa mababang blood sugar. Ito ay humahantong sa physical at mental na pagkapagod. Sa oras na ito, tinitigan ni Shu Maojun si Chin Yu ng mapanukso. Sa katotohanan, hindi naiintindihan ni Chin Yu ang alinman sa mga ito. Hindi pa siya nag-aral ng tradisyonal na Chinese medicine, kaya natural na hindi niya naiintindihan ang mga profesional na terminong ito. Sa tabi niya, bumantong hininga si Wei Jiang at sinabing, pumunta kami sa ospital para suriin at ganoon din ang sinabi ng ospital. Ngunit pagkatapos uminom ng napakaraming gamot, hindi pa rin siya gumaling. Medyo may pagmamalaki na sinabi ni Shu Maojun, ang mga mapagkukunan ng ospital sa Chuzhou ay hindi maganda. Ang kanilang mga kagamitan at halamang gamot ay nahuli na sa ibang bansa sa loob ng maraming taon, kaya natural na hindi siya gagaling. Pagkatapos sabihin iyon ni Shu Maojun, naglabas siya ng isang maliit na asul na bote at ibinigay kay Wei Jiang. Sinabi niya ng walang pag-aalinlangan, ito ang pinakabagong produkto ng pananaliksik mula sa mga banyagang bansa. Ito ay mas epektibo kaysa sa atresadong pyro. Basta ibigay mo sa asawa mo para kunin ng ilang beses, makaka-recover siya ng buo. Nang marinig ang mga salita ni Shu Maojun, hindi napigilan ni Yao Qing na huminga ng mahina habang sinabi niya, nakakailang dayuhang mananamba. Sa pag-aaral sa ibang bansa sa loob ng maraming taon, ang natutunan mo lang ay kung paano humalik sa kanila, hindi ba?
Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa silid ay nagbago ng husto. Lalo na si Xu Maojun, na pinagalitan pa, Mr. Chin, mangyaring disiplinahin ang iyong nasasakupan. Hindi ko siya subordinate, kundi kaibigan ko. At saka, sa tingin ko tama ang sinabi niya, walang ekspresyong sinabi ni Qin Yu. Ang bawat galaw ni Xu Maojun ay may banyagang sumasamba sa hangin. Nang banggitin niya ang sarili niyang bansa ay puno ng paghamak ang mukha niya pero kapag binanggit niya ang mga dayuhang bansa ay puno ng pride ang mukha niya na talagang ikinaiinis ng mga tao. Umisi si Xu Maojun at sinabing, ano, bawal akong sabihin na ang bansang ito ay nahuhuli. Maaabutan natin kung tayo ay nahuhuli, ngunit ang Pyro ay ang lugar kung saan tayo ipinanganak at lumaki, at hindi natin ito dapat maliitin. Sabi ni Qin Yu na may malamig na ekspresyon. Nang marinig iyon ni Xu Maojun, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas at sinabing, pasensya na, nakakuha na ako ng green card sa ibang bansa. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi na ako mamamayan ng Pyro. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Xu Maojun at sinabing, mula sa tono ng iyong boses, masasabi ko kung anong uri ka. O talaga, nagtaas ng kilay si Xu Maojun. Anong klaseng tao sa tingin mo ako? Tanong ni Xu Maojun na may bahid ng saya. Umisi si Qin Yu at sinabing, ikaw ay isang taksil na tao na itinapon ang iyong sariling bansa sa ilalim ng bus at humahalik sa mga tagalabas. Ang isang taong tulad mo ay tiyak na hindi magkakaroon ng anumang natitirang mga kasanayan sa medikal. Upang maging mas tumpak, ang isang taong tulad mo ay hindi matututo ng kahit ano. Sa makatuwid, nagdududa ako sa iyong diagnosis. Ang mga salita ni Qin Yu ay mahinhin at makapangyarihan, na ginagawang mahirap para sa mga tao na maliitin ang mga ito. Kabanata 67, 6 na oras na lang ang natitira. Sa katunayan, si Wei Jiang ay labis ding hindi nasisiyahan sa ugali ni Xu Maokun. Gayunpaman, tinulungan lang siya ni Xu Maokun, kaya talagang hindi nararapat para sa kanya na maging pag-alit. Sa sandaling ito, binigyan ni Wei Jiang ng thumbs up si Qin Yu nang marinig niya ang mga salita ni Qin Yu. Umisi si Xu Maokun at sinabing, nagdududa ka sa diagnosis ko. Sa anong batayan? Sa batayan ng iyong mapanlinlang na Chinese medicine. Malamig na sinabi ni Qin Yu, huwag mong isipin na dahil lang sa ilang taon kang nasa ibang bansa ay nakita mo na ang mundo. Let me tell you, marami na akong nakitang katulad mo. Kung nagsisinungaling ako o hindi sa iyo ang magdedesisyon. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Qin Yu kay Wei Jiang at sinabing, Mr. Wei, tingnan ko ang asawa mo. Ayos lang ba iyon? Ginoo, Wei, sa tingin mo ba kailangan? Medyo nananakot ang tono ni Xu Maojun. Medyo awkward ang ekspresyon ni Wei Jiang. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, dahil nandito ka, bakit hindi kita hayaang tumingin? Tingnan mo, naging malamig ang ekspresyon ni Xu Maojun. Humuso siya at sinabing, kung ganoon, hindi mo ako kailangan. Hayaan mo siyang gamutin ang asawa mo. Biglang naging pangit ang ekspresyon ni Wei Jiang. Upang magamot ang kanyang asawa, si Wei Jiang ay gumugol na ng labis na pagsisikap. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang gumamit ng hindi mabilang na mga koneksyon para imbitahan si Xu Maokun. Kung tumanggi si Xu Maokun at pretuhin siya, talagang hindi alam ni Wei Jiang kung ano ang gagawin. Ginoo, Wei, pakibalik sa kanya yung bote ng gamot na yan. Hindi lang siya ang doktor sa mundo, malamig na sabi ni Qin Yu. Nakaramdam ng pagkabalisa si Wei Jiang sa kaibuturan. Pinadali ito ni Qin Yu. Kung talagang ganoon ka simple, bakit niya aanyayahan si Xu Maokun? Ginoo, Wei. Nakita ni Qin Yu na nag-aalangan si Wei Jiang, kaya naglakad siya pasulong. Seryosong sabi niya, I promise you. Mapapagaling ko talaga ang sakit ng asawa mo. Ang medikal na pamana ni Qin Yu ay maaaring ituring na makapangyarihan sa lahat. Hindi nito ibinalik ang mga tao mula sa mga patay, ngunit ito ay malapit na. Sa makatuwid, si Qin Yu ay puno ng kumpiyansa. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Wei Jiang. Si Wei Hang, na nasa gilid, ay nag-aalalang sinabi, hindi, tatay, hindi namin maaaring ipagsapalaran ito. Si Wei Jiang, ang kanyang ekspresyon ay sumalungat, nakasimangot.
Sa sandaling ito, biglang iwinagayway ni Qin Yu ang kanyang kamay, at isang bagzo ng hangin ang agad na sumugod kay Wei Jiang. Pitik! Pagkatapos, nabasag ang bote ng gamot sa kamay ni Wei Jiang. Ang gamot ay nakakalat sa buong lupa. Nang makita ang eksenang ito, agad na nagalit si Wei Hang at agad na nagalit, "Anong ginagawa mo?" Walang pakialam na sinabi ni Qin Yu, dahil hindi alam ni Mr. Wei kung anong desisyon ang gagawin, ako ang pipili para sa kanya. Ibinuka ni Wei Jiang ang kanyang bibig. Kahit na sa kaibuturan niya ay galit siya, hindi niya magawang magalit. Dahil dumating na ang mga bagay-bagay, maaari ko lang hilingin kay Mr. Qin na tingnan. Napabuntong hininga si Wei Jiang. Si Xu Maojun, na nasa hindi kalayuan, ay nanunuya habang sinasabi, "Mr. Wei, ito na ang pinakamasamang desisyon na nagawa mo sa buhay mo." Hindi siya pinansin ni Qin Yu at humakbang patungo sa kwarto ni Wei Jiang. Pagkabukas ng pinto ay nakita niya ang isang maputlang babae na nakahiga sa kama. Siya ay mukhang napakahina, at mahirap para sa kanya na magsalita. Walang sinabi si Qin Yu. Mabilis siyang naglakad papunta sa gilid ng babae. "Ginang, Wei, please relax," magalang na sabi ni Qin Yu. Pagkatapos sabihin iyon, dahan-dahang itinaas ni Qin Yu ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang noo. Ito ang tinatawag na paggamot. Hindi mapigilan ni Xu Maojun na mapangiti. Medyo nag-aalala rin si Wei Jiang. Mula nang magkasakit ang kanyang asawa, naghanap na siya ng hindi mabilang na mga doktor na Chino at Kanluranin, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong paraan ng paggamot. "Kung may mangyari man sa aking ina, tiyak na hindi kita bibitawan," sabi ni Wei Hang sa nagngangalit na mga ngipin. Walang sinabi si Qin Yu. Ipinatong lang niya ang kamay niya sa ulo ng babae. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay inalis ni Qin Yu ang kanyang kamay. "Ginoo, Qin, kumusta siya?" nag-aalalang tanong ni Wei Jiang. Hindi sumagot si Qin Yu kay Wei Jiang. Sa halip, malamig siyang tumingin kay Xu Maojun. "Wala ka talagang silbi," walang pakialam na sabi ni Qin Yu. Natigilan si Xu Maojun. Tapos, galit na sabi niya, "Anong sabi mo? Sabi mo wala akong silbi. Nag-aral ako sa ibang bansa ng ilang taon, at ngayon, kahit 100 taon kang nag-aral sa ibang bansa, wala ka pa ring silbi pagkatapos mong mag-aral." Malamig na pinutol ni Qin Yu ang mga salita ni Xu Maojun. "Sabi mo mababa ang blood sugar ni Mrs. Wei. Puro ka dal-dal bullshit. Ilang tao ang mamamatay dahil sa kwek-kwek na tulad mo." Napasigaw si Qin Yu ng malakas. Ang ekspresyon ni Xu Maojun ay sobrang pangit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Sa tingin mo ay kwalipikado kang bigyan ako ng mga pointer. Sige, dahil sinabi mo na hindi ito low blood sugar, sabihin mo kung anong sakit iyon." Humisi si Qin Yu at sinabing, "Ito ay isang brain aneurysm." Bagamat hindi nag-aral ng medisina si Qin Yu, malinaw niyang nararamdaman ang abnormalidad sa utak ni Mrs. Wei. May napakaliit na itim na spot sa kanyang art area. Maliban sa brain aneurysm, wala nang ibang maisip si Qin Yu. Gayunpaman, hindi napigilan ni Xu Maojun ang tumawa. "Anak, alam mo ba ang sinasabi mo? Kung brain aneurysm, hindi ba mahahanap ng ospital? Ha 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 ha." Itinaas ni Xu Maojun ang kanyang ulo at humagalpak ng tawa. Sumimangot din si Wei Jiang at sinabing, "Oo, maraming beses na kaming pumunta sa ospital para suriin, ngunit hindi pa sila nakakita ng aneurysm." Sabi ni Qin Yu sa masungit na boses, "Napakaliit pa rin ang cerebral aneurysm na ito. Baka lumaki lang. Kung hindi, matagal nang namatay ang asawa mo. Kalokohan ang sinasabi mo." Hindi na napigilan ni Wei Hang. Umakbang siya pasulong at sumigaw, "Umalis ka rito. Kung maglakas loob kang isumpa muli ang aking ina, hinding-hindi kita mapapatawad. Naglakas loob ka bang maging bastos kay Mr. Qin? Nililigawan mo si kamatayan." Si Yao Qing, na handang umatake, ay humakbang pasulong. Iniunat ni Qin Yu ang kanyang kamay para pigilan si Yao Qing. Tumingin siya kay Wei Jiang at sinabing, "Mr. Wei, mangyaring gumawa ng desisyon sa bagay na ito. Ginoo, Wei,
Kung sasabihin mo sa kanya na magwala ngayon, maaari kitang bigyan ng isa pang bote ng gamot. Kinuha ni Xu Maojun ang isa pang bote ng gamot sa kanyang bag at walang pakialam na sinabi. Si Wei Jiang ay muling nasa dilema at hindi alam kung paano gumawa ng desisyon sa isang sandali. Ang isa ay isang doktor na nag-aral sa ibang bansa, at ang isa ay isang taong hindi kailanman nag-aral ng sistematiko at hindi man lang ituring na isang doktor. Karamihan sa mga tao ay malamang napipiliin ang una. Matapos mag-isip ng ilang sandali, itinaas ni Wei Jiang ang kanyang mga kamay kay Qin Yu at bumantong hininga, "Mr. Qin, sana wag mo akong sisihin. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Ayoko talagang i-take ang risk na ito." "Hahahaha anak, narinig mo naman diba? Pilasin mo at mawala ka." Hindi napigilan ni Xu Maojun ang tumawa ng malakas. Natigilan si Qin Yu, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang mapangiti. "Ginoo, Wei, hindi kita sinisisi." Umiling si Qin Yu. Naunawaan niya na mahal ni Wei Jiang ang kanyang asawa. "Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo." Napabuntong hininga si Qin Yu at nagpatuloy, "Natatakot ako na 6 na oras na lang ang natitira sa asawa mo. Pagkalipas ng 6 na oras, kahit ang Diyos ay hindi na siya may iligtas." "Bullsh asterisk T, Mr. Wei, huwag makinig sa kanyang kalokohan." Malakas na sambat ni Xu Maojun. Itinaas ni Wei Jiang ang kanyang mga kamay kay Qin Yu at sinabing, "Talagang tatandaan ko ang iyong mga salita. Ignorante." Hindi napigilan ni Yao Qing na huminga ng malamig. Pagkatapos noon, tumalikod ang dalawa at umalis sa tirahan ng pamilya Wei. Matapos lumabas ng pinto, hindi napigilan ni Yao Qing na magtanong, "Mr. Qin, may 6 na oras na lang ba talaga si Mrs. Wei?" Tumango si Qin Yu at sinabing, "May alam akong mystical arts. Ang kanyang disease and erosion chambers ay naging itim na. Mayroon lamang siyang 6 na oras ng higit pa. Kabanata 68, hanapin si Mr. Qin." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Qin Yu kay Yao Qing at nagturo, "Pumunta ka at bumili ng isang kahon ng pilak na karayom para sa akin." "Mga karayom na pilak?" Natigilan si Yao Qing. "Ginoo, Qin, bakit kailangan mo ng silver needles?" Pilit na ngumiti si Qin Yu. "Natatakot ako na kakailanganin ang mga pilak na karayom para sa paggamot na ito." Nang marinig iyon ni Yao Qing, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. "Ang pamilya Wei ay hindi naniniwala sa iyo, ngunit plano mo pa ring iligtas sila. Mr. Qin, isa kang tunay na doktor." Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at hindi na nagsalita pa. Sa oras na ito, sa kwarto ng pamilya Wei, sinasaway ni Xu Maojun si Wei Jiang. "Ginoo, Wei, gumawa ako ng exception para sa iyo. Kung sino pa yan, matagal na akong umalis." Pilit na sabi ni Xu Maojun. Oo. "Dr. Xu, pakigamot ang sakit ng asawa ko," nakangiting sabi ni Wei Jiang. Gumuso si Xu Maojun habang sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin." "Gayun din," sabi ni Xu Maojun habang huminto sandali. "Napagkasunduan namin ang 1,000,000 yuan para sa bayad sa konsultasyon, di ba? Ngayon, kailangan mong magbayad ng higit pa." Sabi ni Xu Maojun na may malamig na ekspresyon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wei Jiang, at awkward niyang sinabi, "Dr. Xu, hindi nararapat na magbayad ng mas malaki sa oras na ito, tama ba? At ako, kung hindi ka magbabayad ng higit pa, aalis ako ngayon din." Nagkunwari si Xu Maojun na aalis na siya. Nagmamadaling hinawakan ni Wei Jiang si Xu Maojun at tumango. Okay, promise ko sa'yo. Itataas ko ito sa dami ng sinasabi mo. Mas parang ganon. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng 1,000,000, walang pakialam na sabi ni Xu Maojun. Okay, 1,000,000 na. Ang halaga ng pera na ito ay walang halaga kay Wei Jiang, kaya diretso siyang sumang-ayon. Pagkatapos ay pumunta at ilipat ang pera. Ano pa ang hinihintay mo? Inilibot ni Xu Maojun ang kanyang mga mata. Kumunot ang noo ni Wei Jiang at sinabing, "Dr. Xu, maaari mo bang gamutin muna ang sakit ng asawa ko?" "Hindi mangyayari yan. Paano kung hindi ka nagbabayad kapag gumaling na ang sakit?" Gumuso si Xu Maojun at sinabi.
Hindi mapigilan ni Wei Jiang na sumpain si Xu Maojo ng 100 beses sa kanyang isipan. Pero wala siyang ibang choice kundi pumayag. Wei Hang, pumunta at ilipat ang pera kay Dr. Xu. Kinagat ni Wei Jiang ang kanyang mga ngipin at sinabi. Kasalanan ni Qin Yu ang lahat. Pinag-aksayahan niya tayo ng 1,000,000 yuan para sa wala, hindi maiwasang magreklamo ni Wei Hang. Pagkasabi niyon, nagmamadaling umalis ng bahay si Wei Hang. Si Wei Jiang ay nakatayo sa tabi ng kama na walang pasensya. Pagtingin niya sa asawang naghihirap sa kama ay lalo siyang nabalisa. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol, walang pakialam na sabi ni Xu Maojun. Sa isang kisap mata, isang oras na ang lumipas. Tuwakas ay nagmamadaling bumalik si Wei Hang. Nailipat na ang pera, sabi ni Wei Hang, humihingal. Inilabas ni Xu Maojun ang kanyang telepono upang tingnan at tumango ng may kasiyahan. Kumuha siya ng 1 maliit na bote ng gamot at iniabot kay Mrs. Wei habang sinasabing, inumin mo ito. Si Mrs. Wei ay mukhang napakahina, kahit na medyo nagdedeliryo. Sa pagkatulala, kinuha niya ang bote, hirap na ibinuka ang bibig, at nilunok ang gamot. Honey, anong nararamdaman mo? Nagmamadaling tanong ni Wei Jiang. Ibinuka ni Mrs. Wei ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Pero sa ekspresyon niya, halatang hindi maganda ang pakiramdam niya. Huwag mag-alala, hindi ito kikilos ng ganoon kabilis, sabi ni Xu Maojun. Kahit na special medicine, aabutin ng kahit kalahating oras para magka-epekto. Hintayin mo. Bagamat labis na nag-aalala si Wei Jiang, tumango lamang siya. Pumunta ka at buhusan mo ako ng tubig. Uhaw ako. Ikinaway ni Xu Maojun ang kanyang kamay at sinabi. Mabilis na pumunta at magbuhos ng tubig para kay Dr. Xu. Utos ni Wei Jiang. Mabilis na naubusan si Wei Hang at kinuha ang mga dahon ng tsaa na pinagyaman niya sa loob ng maraming taon at gumawa ng 1 caldero ng tsaa para kay Xu Maojun. Umupo si Xu Maojun sa tabi ng kama at uminom ng tsaa habang naghihintay. Sina Wei Jiang at Wei Hang lang ang makakasama niya. Ang tsaang ito ay hindi masama, sabi ni Xu Meijian. Pilit nang umiti si Wei Jiang at sinabing, ikaw lang ang makakapagpagaling sa sakit ng asawa ko, Dr. Xu. Pibili ako ng mas maraming dahon ng tsaa para sa iyo sa hinaharap. Hehe, maraming salamat, Mr. Wei. Tumango si Xu Meijian bilang kasiyahan. Lumipas ang oras bawat minuto. Sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas. Sa panahong ito, nakatitig si Wei Jiang sa orasan. Nang matapos ang oras, sumugod siya sa tabi ng kama at nagtanong, asawa, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Lalong namutla ang kutis ni Mrs. Wei. Dahil siguro sa sakit, medyo na-distort ang ekspresyon niya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit sa sumunod na segundo, nahimite siya. Honey! Nanay! Nang makita ito, ang mag-ama ay sumugod at niyakap si Mrs. Wei ng mahigpit. Honey, anong meron? Gising na. Kulat na sabi ni Wei Jiang. Pero kahit anong sigaw niya, hindi tumugon si Mrs. Wei. Ano ang nangyayari? Diba sabi mo aabot ng kalahating oras bago magkabisa? Galit na lumingon si Wei Hang at hinawakan ang kwelyo ni Xu Maojun. Medyo pangit din ang ekspresyon ni Xu Maokon. He said with a flustered expression, ay, hindi ko rin alam. Baka magtatagal bago magkabisa. Wait my asterisk sa. Galit na ikinuyong ni Wei Hang ang kanyang kamao at sinuntok si Xu Maokon. Itigil mo na ang pananakit sa kanya. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Wei Jiang. Bilisan mo at hanapin si Mr. Qin. Pumunta ka at anyayahan siyang bumalik. Noon lang natauhan si Wei Hang. Pinitawan niya si Xu Maojun at itinuro ang ilong habang sinasabing, maghintay ka lang. Kabanata 69, kataas-taasang espiritual na karayom. Ngunit sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Wei Jiang na wala talaga siyang contact information ni Qin Yu. At ngayon, hindi rin niya alam kung nasaan si Qin Yu. Lagot tayo. Si Wei Jiang ay napuno ng panghihinayang. Para sa isang sandali, ang lahat ng kanyang galit ay nakadirekta kay Xu Maojun. Lumingon si Wei Jiang at pinandilatan si Xu Maojun habang galit na sumisigaw, kasalanan mo ang lahat, bistard ka.
Sabihin ko sa iyo, kapag may nangyari sa asawa ko, tiyak na papatayin kita. Lalong naguluhan si Xu Maojun. Sa kakayahan ni Wei Jiang, kung talagang gusto niyang tanggalin ang isang tao, ito ay isang piraso ng cake. Dad, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Wei Hang na namumutlang mukha. Kinagat ni Wei Jiang ang kanyang mga ngipin at sinabing, lumabas tayo at tingnan. Baka malapit lang si Mr. Chin. Bagamat hindi malamang, wala silang maisip na ibang paraan. Uwit, Ginoo, Chin, binili ko ang pilak na karayom. Iniabot ni Yao Qing ang isang kahon ng karayom kay Qin Yu. Tumanggaw si Qin Yu at sinabing, tara na. Saan tayo pupunta? Nalilitong tanong ni Yao Qing. Napangiti si Qin Yu at sinabi, kinakalkulo ko ang oras. Dapat hinahanap na tayo ni Wei Jiang ngayon. Hinahanap tayo. Paano ito posible? Halatang hindi naniniwala si Yao Qing. Hindi nagpaliwanag si Qin Yu. Tumalikod siya at naglakad patungo sa tahanan ng pamilya Wei kasama si Yao Qing. Naghanap si Wei Hang sa ibaba, ngunit hindi niya mahanap si Qin Yu. Lalo nitong ikinagalit si Wei Hang, at ang panghihinayang sa kanyang puso ay umabot sa sukdulan. Tay, hindi ko nahanap si Mr. Qin. Mukhang napagod si Wei Hang. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang sarili niyang mukha habang nasa sabik na, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Naligay sa panganib ang buhay ng aking ina. Pagkatapos sabihin iyon, tumingkayad si Wei Hang sa lupa at nagsimulang umiyak. Ganun din ang mood ni Wei Jiang. Alam ng lahat sa Chuzhou na pinakamamahal ni Wei Jiang ang kanyang asawa, at gagawin niya ang lahat para sa kanyang asawa. Sa pagtingin sa kanyang asawa na nakahiga sa kama, nakaramdam pa siya ng pagpapakamatay. Kung may mangyari sa iyo, sasama ako sa iyo. Umupo si Wei Jiang sa tabi ng kama at marahang hinaplos ang mukha ng asawa habang sinasabi nito sa mahinang boses. Napuno ng pessimistic na kapaligiran ang buong silid. Sa sandaling ito, biglang nagmula sa labas ang tunog ng doorbell. Mahinang sinabi ni Wei Jiang, Wei Hang, buksan mo ang pinto. Tumayo si Wei Hang mula sa lupa at malungkot na naglakad patungo sa pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, nakita ni Wei Hang ang isang pamilyar na figure. Ginoo, Wei, balik na naman ako. Hindi mo naman ako tatanggapin, di ba? Napangiti si Qin Yu. Natigilan si Wei Hang saglit. Pagkatapos, sa isang plop, lumuhad siya sa lupa. Niyakap niya ang guya ni Qin Yu at nagmakaawa, Mr. Qin, nakikiusap ako na iligtas mo ang aking ina. Hanggat mapapagaling mo ang sakit ng aking ina, ako, si Wei Hang, ay gagantay sa iyo ng aking buhay. Sa pagtingin sa umiiyak na si Wei Hang, si Yao Qing, na nasa gilid, ay hindi maiwasang mataranta. Dahil dito, lalo siyang nakaramdam ng paggalang kay Qin Yu. Ginoo, Wei, bumangon ka dali. Dahil bumalik ako, natural na nandito ako para iligtas ang nanay mo. Tinulungan ni Qin Yu si Wei na magbaba. Pinunasan ni Wei Hang ang kanyang mga luha at masiglang tumanggaw. Salamat, Ginoong Qin. Salamat. Hindi kumibo si Qin Yu at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Si Wei Jiang, na nasa kawalan na ng pag-asa, ay agad na natigilan nang makita niya si Qin Yu. Nang magsasalita na sana siya, winagayway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang magsabi ng kahit ano. Ang pagliligtas sa mga tao ay mas mahalaga. Masiglang tumanggaw si Wei Jiang at sinabing, okay, okay. Hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu. Inilabas niya ang mga pilak na karayom na inihanda niya noon at naglakad sa harap ni Mrs. Wei. Sa kasalukuyang kakayahan ni Qin Yu, maaari lamang niyang gamutin ang mga taong may kasanayang medikal, at kailangan pa niya ng tulong ng mga pilak na karayom. Kung ang kanyang lakas ay umabot sa pinakamataas na estado, madaling mapagaling ni Qin Yu ang ganitong uri ng sakit sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay. Maingat na tinusok ni Qin Yu ang 12 pilak na karayom sa mga pangunahing punto ng acupuncture ni Mrs. Wei ayon sa pamamaraang Supreme Spiritual Needle na iniwan ng kanyang ama sa kanyang mana. Ang pagbibigay lamang ng mga karayom ay naubos na ang karamihan sa pisikal na lakas ni Qin Yu, at ang mga bakas ng pawis ay lumitaw sa kanyang noo.
Sa makabagong panahon na ito, bakit naniniwala ka pa rin sa mga atresadong bagay? Hindi napigilan ni Xu Maokon ang panlilibak. Tumalikod si Wei Hang at sinipa ng malakas ang tiyan ni Xu Maokon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ikaw na taksil, tumahimik ka." Napakasakit ng tiyan ni Xu Maokon dahil sa sipa ni Wei Hang. Wala siyang lakas ng loob na magsalita, at nakatayo lang sa gilid habang nakahawak ang kamay sa tiyan. Hinawakan ni Qin Yu ang pilak na karayong sa kanyang kamay. Ang mga bakas ng espiritual na enerhiya ay dumaloy sa pilak na karayong sa katawan ni Mrs. Wei. Ang mga patong-patong na pawis ay lumitaw sa noo ni Mrs. Wei. Lumitaw pa nga ang mahinang patong ng ambon sa kanyang katawan. Ang pamamaraan ng karayong na ito ay kumonsumo ng maraming enerhiya ni Qin Yu. Puno na ng pawis ang kanyang noo, at medyo malabo na ang kanyang paningin. Gayunpaman, ang pamamaraan ng karayom ay komplikado, kaya hindi nang ahas si Qin Yu na mawala ng focus. Napipilitin lang niya ang sarili na itoon ang atensyon at ibigay ang karayom para kay Mrs. Wei. Mahigpit na naikuyom ng magkatabi ang mag-ama. Sila, natatakot na may mangyari na hindi inaasahan, ay mukhang labis na kinakabahan. Lumipas ang oras bawat minuto. Sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas. At hindi pa rin tapos ang acupuncture ni Qin Yu. Ginoo, Qin, ito pa rin. Huwag mong istorbohin si Mr. Qin. Magtatanong sana si Wei Hang, ngunit pinigilan ni Wei Jiang sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sa wakas ay binitawan ni Qin Yu ang kanyang kamay. Ang kanyang paningin ay naging lalong lumabo, at siya ay mukhang sobrang haggard, na parabang siya ay naubusan ng enerhiya. Ginoo, Qin, kumusta ang asawa ko? Nagmamadaling tanong ni Wei Jiang. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at mahinang sinabi, pagkatapos kong alisin ang mga karayom at maghintay ng isang oras, naniniwala akong madyay gising si Mrs. Wei. Hehe, pinatunog mo na parang totoo. Hindi napigilan ni Xu Maojun ang buntong hininga. Maging si Wei Hang ay medyo nag-aalala. Kumunot ang noo niya at sinabing, Mr. Qin, mangyaring huwag hayaang may mangyari. Kung hindi ka naniniwala kay Mr. Qin, bakit mo hinanap si Mr. Qin? Malungkot na sabi ni Yao Qing. Nang marinig ito, hindi na nagsalita pa si Wei Hang. Maingat na inilabas ni Qin Yu ang 12 pilak na karayom at ibinalik ang mga ito sa kahon. Pagkatapos, naglakad si Qin Yu sa gilid at naupo na naka-cross-legged. Masyadong malaki ang konsumo ng enerhiya ng pagbibigay ng mga karayom sa pagkakataong ito, kaya kinailangan ni Qin Yu na palitan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magnilay para dahan-dahang mapunan muli ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Samantala, nakaupo ang mag-ama sa harap ng kama habang paminsan-minsan ay nakatingin sa relong nakasabit sa dingding. Maaaring wala akong mahusay na mga kasanayan sa medikal, ngunit ang kanyang panlilin lang ay hindi kasing husay nang sa akin, sabi muli ni Xu Maojun. Sa pagkakataong ito, direktang sinampal siya ni Yao Qing sa bibig. Ang sampal na ito ay nagpatulo ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparerekon, papatayin kita, malamig na sabi ni Yao Qing. Hindi nagtagal, 29 na minuto ang lumipas. Si Mrs. Wei na nakahiga sa kama ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng paggising. Ginoo, Qin, ano? Anong nangyayari? Hindi maiwasang magtanong ni Wei Jiang. Pinuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata at tumingin sa relo sa dingding. Walang pakialam na sabi niya, wala pang kalahating oras, diba? Ano ang pagkakaiba ng 29 na minuto at kalahating oras? Si Wei Jiang ay nababalisa. Walang sinabi si Qin Yu. Tahimik lang siyang nagbilang ng oras. Bilisan mo at ipadala ang iyong ina sa ospital. Kinagat ni Wei Jiang ang kanyang mga ngipin at ikinaway ang kanyang kamay. Sige. Nagmamadaling tumango si Wei Hang. Naglakad siya papunta sa bedside at susunduan na sana si Mrs. Wei nang biglang iminulat ni Mrs. Wei ang mga mata niya. Kabanata 70, sana maputol mo ang loan. Tulala si Mrs. Wei na parang hindi maintindihan ang sitwasyon. Ma, gising ka na pala.
Nang makitang nagising na si Mrs. Wei, tuwang-tuwa si Wei Hang na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Samantala, sumugod si Wei Jiang at niyakap si Mrs. Wei. Honey, gising ka na pala. Magaling yan. Ang galing, ang lalaking ito na nasa edad 40 ay umiiyak na parang bata. Tinapo ni Mrs. Wei ang kanyang noo at sinubukang igalaw ang kanyang mga kamay at paa. Ulalas niya, ako, wala na akong sakit. Talaga. Pinunasan ni Wei Jiang ang kanyang mga luha at nagmamadaling sinabi, Honey, hayaan mo akong tulungan kang bumangon sa kama. Hindi na kailangan. Inabot ni Mrs. Wei ang kanyang kamay para pigilan si Wei Jiang. Siya mismo ang bumaba mula sa kama. Dahil siguro sa hindi pa siya nakakalakad ng masyadong mahaba, medyo malamaya ang mga yapot ni Mrs. Wei. Ang ama at anak ng pamilya Wei, na natatakot na may mangyari kay Mrs. Wei, ay sumunod na malapit sa kanyang tabi. Pagkaraan ng ilang minuto, bumulala si Mrs. Wei, okay lang ako. Ayos lang talaga ako. Niyakap ng mahigpit ang pamilya ng tatlo. Nang makita niya ang nakakaantig na eksenang ito, maging si Chin Yu ay medyo naantig. Sa sandaling ito, sa wakas ay naalala ni Wei Jiang si Chin Yu. Nagmamadali siyang lumakad sa harap ni Chin Yu at lumuhad sa lupa na may palpak. Ako, Wei Jiang, ay hinding-hindi makakalimutan ang iyong dakilang kabaitan, Mr. Chin. Sabi ni Wei Jiang na may matinding damdamin. Kasalanan ko kung bakit hindi ko nakilala ang talent mo kanina. Patawarin mo ako. Lumuhad din si Wei Hang sa lupa. Nagmamadaling tinulungan ni Chin Yu silang dalawa na makatayo at nakangiting sinabi, Mr. Wei, hindi mo kailangang maging magalang. Ginoo, Chin, salamat sa pagligtas sa buhay ko. Naglakad na rin si Mrs. Wei at bahagyang yumoko. Mabilis na final ika ni Chin Yu ang pagbati ng may ngiti. Ginoo, Chin, huwag kang umalis ngayong gabi. Ako na mismo ang magluluto para sa iyo. Uminom tayo. Medyo nasa sabik na sabi ni Wei Jiang. Ayaw masira ni Chin Yu ang mood ng lahat, kaya tumango siya at sumang-ayon. Ang ekspresyon ni Xu Maojun ay sobrang pangit. Hindi siya makapaniwala na napagaling na talaga ni Chin Yu si Mrs. Wei. Sino sa mundo ang taong ito, naisip ni Xu Maojun sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, naglakad si Wei Hang sa kanyang harapan at sinabing may malamig na ekspresyon, ibalik ang pera sa akin at mawala ka. Napangiti si Xu Maojun na nahihiya at sinabing, Mr. Wei, kahit hindi ko nalunasan ang sakit niya, gumamit ka rin ng 2 bote ng gamot ko. Ang perang ito. Cut the crap. Tigaw ni Wei Hang. Maswerte ka na at hindi ko na-settle ang score sa iyo, malamig na sabi ni Wei Hang. Walang pagpipilian si Xu Maojun kundi ibalik ang 2 milyong yuan. Sa gabi, nagluto sina Wei Jiang at Wei Hang ng mesa na puno ng mga pagkain. Inilabas pa nga ni Wei Jiang ang masarap na alak na iniingatan niya sa loob ng maraming taon at ininom kasama si Chin Yu. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak, tumingin si Wei Jiang kay Wei Hang at sinabing, pumunta ka at kunin ang mga Reg Along inihanda namin. Sige! Mabilis na tumango si Wei Hang. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Wei Hang na may dalang kahon ng regalo. Bago buksan ang kahon ng regalo, nakaamoy si Chin Yu ng matapang na aroma ng halamang gamot. Ito ay, huminga ng malakas si Chin Yu, at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pananibik. Sinabi ni Wei Jiang, narinig ko kay Miss Yan na gusto mo ng mga halamang gamot. Ito ang Chiang Bai Mountain Wild Ginseng na ibinigay sa akin ng isang matalik kong kaibigan ilang taon na ang nakararaan. Mangyaring tanggapin ito, Mr. Chin. Nagmamadaling kinuha ni Chin Yu ang kahon ng regalo, binuksan ito, at sinipsip ito. Hindi niya maiwasang magpakita ng excitement sa mukha niya. Ang ginseng na ito ay malamang na higit sa 30 taong gulang. Ito ay halos ang pinakamahusay na damo na nakita kailanman ni Chin Yu. Ginoo, Wei, tapos tatanggapin ko. Kailangan talaga ni Chin Yu ng mga halamang gamot, kaya tinanggap niya ito ng direkta. Tumawa ng malakas si Wei Jiang at sinabing, paano maihahambing ang isang halamang gamot sa buhay ng aking asawa? Mr. Chin, kung kailangan mo ako sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Paalala nito kay Chin Yu.
Inabot niya ang mga halamang gamot kay Yao Qing at pagkatapos ay sinabi sa mapang-akit na boses, "Mr. Wei, may hihingin talaga ako sa'yo." "Ginoo, Qin, balitaan mo lang ako. Hanggat kaya ko, hindi ako tatanggi." Tinapik ni Wei Jiang ang kanyang dibdib at sinabi. Taglit na natahimik si Qin Yu, at nanlamig ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dahan-dahang sinabi ni Qin Yu, "Ang pamilya Shen ba ay humiram kamakailan ng halaga ng pera sa Zhuzhou Bank?" Natigilan si Wei Jiang, pagkatapos ay tumango at sinabing, "Oo, nag-apply lang si Shen Yu ng malaking loan na 2 bilyon sa aming bangko sa loob ng 3 taon. Pumayag na ako." Malamig na sinabi ni Qin Yu, "Mr. Wei, sana ay putulin mo na ang kanyang utang, tanggihan mo ang kanyang utang, at huwag nang bigyan ng pautang ang pamilya Shen sa hinaharap." Kabanata 71, mangyaring magkaroon ng ilang paggalang sa sarili. Nang marinig ang mga salita ni Qin Yu, agad na natahimik si Wei Jiang. Uminom siya ng 2 subo ng alak at hindi nagsalita ng matagal. "Ginoo, Wei, kung mahirap ang posisyon mo, kunwari ka lang nawala akong sinabi kanina." Itinaas ni Qin Yu ang kanyang wine glass at nakangiting sinabi. Hindi. Nagmamadaling umiling si Wei Jiang. "Ginoo, Qin, mali ang pagkakaintindi mo. Kahit na ang pamilya Shen ay isang malaking customer ng aming bangko, mayroon akong kapangyarihan sa pagbito. Pupunta lang si Shen yun sa bangko namin bukas. Paano ito, samahan mo ako bukas." Itinaas ni Wei Jiang ang kanyang baso ng alak at sinabi. Mabilis na tumango si Qin Yu at sinabing, "Maraming salamat, Mr. Wei." "Ginoo, Qin, hindi mo kailangang maging magalang. Simpleng bagay lang ang dapat asikasuhin," nakangiting sabi ni Wei Jiang. "Kung wala ang loan na ito, masisira ang capital chain ng pamilya Shen. Sa oras na iyon, masisira ang pamilya Shen." Pagkatapos kumain ng pagkain, umalis si Qin Yu sa tahanan ng pamilya Wei kasama si Yao Qing. "Gamit ang gamot na ito at ang ibinigay sa akin ni Xing Mengshuo, baka masubukan kong makapasok sa stage ng foundation establishment," naisip ni Qin Yu sa sarili. Medyo natuwa siya nito. Bagamat may pagkakaiba lamang sa pagitan ng stage ng foundation establishment at ng chi-refining stage, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas. Habang iniisip ito ni Qin Yu, lalo siyang nasasabik. Hindi na siya makapaghintay para malaman kung anong kapangyarihan ang ay dudulot ng foundation establishment stage. Nakahanap ng hotel sina Qin Yu at Yao Qing at nag-book ng kwarto. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Qin Yu. Kinuha niya ang telepono at nakitang tawag iyon ni Song Wei. Matapos sagutin ang tawag, narinig niyang sinabi ni Song Wei na may pagtataka sa kabilang linya, "Qin Yu, may magandang balita ako para sa iyo. Tinulungan na ako ng pinsan ko na makakuha ng job interview bukas." "Ganoon ba?" Pagkatapos ay binabati kita, nakangiting sabi ni Qin Yu. Pagkatapos ay sinabi ni Song Wei, "Qin Yu, kung libre mo, paano tayo mamasyal?" Bahagyang kumunot ang noo ni Qin Yu at agad na tumanggi, "Pasensya na. May gagawin ako ngayon. Natatakot ako na hindi ako makapunta." Sinabi ni Song Wei na may bahagyang panghihinayang, "Sige. Magkikita ulit tayo sa ibang araw." Matapos ibaba ni Qin Yu ang telepono, ngumiti si Yao Qing at sinabing, "Mr. Qin, hindi ba tayo libre ngayon? Bakit mo siya tinanggihan?" Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, "Ayoko nang masyadong malapit sa sinumang babae maliban kay Miss Yan." Inilibot ni Yao Qing ang kanyang mga mata at sinabing, "Masyado ka bang nag-iisip? Kagagaling lang niya sa lungsod na ito at wala siyang kakilala." "Siguro," nakangiting sabi ni Qin Yu. Nang gabing iyon, maagang nakatulog si Qin Yu. Masyado siyang abala kamakailan, at si Qin Yu ay hindi nakakapagpahinga ng maayos sa mahabang panahon, kaya nakatulog siya ng mahimbing ng gabing iyon. Kinabukasan, maagang bumangon si Qin Yu at nag-ayos para pumunta sa Zhuzhou Bank. Gusto niyang tawagan si Yao Qing, ngunit sa oras na ito, mahimbing na natutulog si Yao Qing, kaya hindi siya inistorbo ni Qin Yu. Pagkalabas ng bahay, sumakay si Qin Yu ng taxi at dumiretso sa Zhuzhou Bank.
Bilang pinakamalaking bangko sa lalawigan ng Chuzhou, ang Chuzhou Bank ay natural na mayroong walang katapusang stream ng mga customer. May usap-usapan na ang kanilang mga deposito ay kabilang sa pinakamataas sa buong bansa. Sa pasukan, mayroong lahat ng uri ng mga mamahaling sasakyan, tulad ng Bentleys, Rolls-Royces, Maybach, at iba pa. Ang lahat ng mga ito ay mga komersyal na modelo, na sapat na upang patunayan ang katayuan ng Chuzhou Bank sa mata ng mga negosyante. Nang papasok na si Qin Yu sa pinto, bigla siyang tinapik sa balikat. "Qin Yu, nandito ka rin talaga." Lumingon siya at nakita si Song Wei na nakatayo kasama ang isang lalaki. Nagulat si Qin Yu, "Song Wei, anong ginagawa mo dito?" Umiti si Song Wei at sinabing, "Nandito ako para magtrabaho. Ngayon, dadalhin ako ng pinsan ko para makita ang manager nila at mag-a-apply sa posisyon. Ano naman sa iyo? Nandito ka rin ba para magtrabaho?" Tanong pabalik ni Song Wei. Umiling si Qin Yu at sinabing, "Hindi, narito ako para hanapin ang presidente ng bangko." "Presidente ng bangko?" Bago pa makapagsalita si Song Wei, hindi na napigilan ang kanyang pinsan na matawa. "Medyo nabusog ka sa sarili mo. Alam mo ba ang katayuan ng presidente ng Chuzhou Bank?" Umiling ang pinsan niya at sinabing. Napangiti si Qin Yu at hindi nagpaliwanag. "Qin Yu, kung naghahanap ka ng trabaho, baka matulungan ka ng pinsan ko," ngumiti si Song Wei at sinabi. "Okay, pagkatapos ay maraming salamat," casual na sagot ni Qin Yu. Ang iilan sa kanila ay nag-uusap habang naglalakad patungo sa Chuzhou Bank. Nalaman nila na ang batang ito ay tinatawag na Lian, at siya ay anak ng tiyuhin ni Song Wei. Sa pagkakataong ito, kinailangan ni Lian na humila ng maraming string para matulungan si Song Wei na makahanap ng trabaho bago niya mahanap ang manager ng Chuzhou Bank. Hindi pa dumarating si Wei Jiang, at walang magawa si Qin Yu, kaya sinundan niya si Song Wei sa opisina ng manager. "Huwag kang magsalita mamaya. Si Mr. Zhang ay isang malaking shot. Huwag mo siyang saktan," babala ni Lian bago pumasok sa pinto. Mabilis na tumango si Song Wei at sinabing, "Alam ko. Huwag kang mag-alala. Ganun din sa iyo," sumulyap si Lian kay Qin Yu at sinabi. Tumango si Qin Yu. Pagkatapos noon, tinulak nila ang pinto at pumasok sa opisina ng manager. Pagpasok pa lang nila ay nakita nila ang manager na nakayakap sa isang babaeng naka-business suit. Nang makita niya si Qin Yu at ang iba pa, ang babae ay nagmamadaling tumalon mula sa paa ng manager. "Anong problema mo? Hindi ka ba marunong kumatok pagpasok mo?" Medyo hindi nasisiyahang sabi ni Ji Zhang. Mabilis nang umiti si Lian nang humihingi ng tawad at sinabing, "Paumanhin, Ginoong Zhang. Masungit kami." Ikinaway ni Mr. Zhang ang kanyang kamay at tumingin sa babaeng naka-business attire. Sabi niya, "Maaari kang lumabas muna." "Okay, Mr. Zhang." Tumango ang babaeng naka-business attire at lumabas ng opisina. Pagkaalis niya, mabilis na kinaladkad ni Lian si Song Wei sa harap ni Mr. Zhang. "Ginoo, Zhang, ito ang aking pinsan, si Song Wei. Sinabi ko sa'yo last time." Tumango si Lian at yumoko. Tumingin si Mr. Zhang kay Song Wei, at biglang nagningning ang kanyang mga mata. "Napakaganda talaga ng babaeng ito. Ito ang iyong pinsan." Mabilis na binago ni Ji Zhang ang kanyang saloobin. "Ang ganda niya talaga." Tumingin si Mr. Zhang kay Song Wei na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Mabilis na sinabi ni Song Wei, "Nice to meet you, Mr. Zhang. Ji, huwag kang masyadong formal. Maupo ka." Personal na tumayo si Mr. Zhang at hinaila si Song Wei para maupo sa gilid. "Song Wei, ilan ang tao sa pamilya mo? Saan ka nakatira? Ilang taon ka na ngayong taon?" Hinawakan ni Mr. Zhang ang kamay ni Song Wei at nagtanong na may masamang tingin. Medyo awkward ang ekspresyon ni Song Wei. Nagmamadali niyang inilabas ang kamay at isa-isang sinagot ang mga tanong ni Mr. Zhang. Hinawakan muli ni Mr. Zhang ang kamay ni Song Wei at sinabing may pilyong ngiti, "Bakit mo ako tinatawag na Mr. Zhang? Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Kung libre ka ngayong gabi, paano kung sabay tayong magdi-dinner?" Awkward na sinabi ni Song Wei, "Mr. Zhang, sa tingin ko ay hindi, kailangan iyon.
Ano ba ang dapat ikahiya? Tama lang na i-treat kita sa hapunan, sabi ni Mr. Zhang habang hinawakan niya ang binti ni Song Wei. Ginoo, Zhang. Nakita ni Lian ang sitwasyon at nagmamadaling sumigaw. Ngunit walang pakialam si Ji. Zhang. Hindi siya umimik at ipinatong ang kamay niya sa binti ni Song Wei. Itinulak ni Song Wei ang kamay ni Mr. Zhang at tumayo. Ginoo, Zhang, mangyaring magkaroon ng respeto sa sarili. Nang makita niya ang ugali ni Song Wei, unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni Mr. Zhang. Kabanata 72, ang mayabang na tagapamahala. Nagsindi ng sigarilyo si Mr. Zhang at malungkot na tumingin kay Lian. Lian, binigyan ko lang ang pinsan mo ng pagkakataong ito dahil sa kaibigan mo, panunuya ni Mr. Zhang. Oo, 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 Mr. Zhang, naiintindihan ko. Mabilis na tumanggaw si Lian at yumoko. Nagpatuloy si Ji. Zhang, pero masyadong walang galang ang pinsan mo, di ba? Bakit ang hirap ay trato sa kanya ng pagkain? Nang marinig ang mga salita ni Ji. Zhang, hindi mapigilan ni Qin Yu na magmura sa loob. Kahit na ang isang tanga ay makikita sa kanyang mga iniisip. Napangiti si Lian na nahihiya at sinabing, Mr. Zhang, ang aking pinsan ay isang malinis na babae. Kung gusto mo talagang magsaya, mag-aayos ako mamayang gabi. Ginagaranti ako na masisiyahan ka. F-sick ka. Nang marinig ito, ibinato ni Ji. Zhang ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay kay Lian. Lian, anong F-sick ang sinasabi mo? Kulang ba ako sa pera o ano? Sabi ni Mr. Zhang na may malamig na ekspresyon. Nakatayo roon si Lian na mukhang sobrang nahihiya. Kahit galit siya, hindi siya naglakas loob na magwala. Lian, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Gusto ko lang makipaglokohan sa pinsan mo. At tiyak na gagawin ko ito. Sabi ni Mr. Zhang na may kasamang panunuya. Ang ekspresyon ni Song Wei ay naging sobrang pangit. Tumingin siya kay Lian na may bahagyang pag-aalala. Sumulyap si Qin Yu kay Lian na parang gusto niyang makita ang kanyang saloobin. Si Lian ay nakatayo roon nang walang sinasabi ng mahabang panahon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Zhang, tatalikuran na lang natin ang trabahong ito. Pagkatapos sabihin iyon, pumunta si Lian sa tabi ni Song Wei at sinabing, Tara na. Tumigil ka, umisi si Mr. Zhang. Sabi ko, akin ang babaeng ito for sure. Kung aalis ka ngayon, hindi ka lang mawawala ng trabaho, kundi tatapusin mo rin ako. Agresibong sabi ni Mr. Zhang. Nang marinig niya ito, mas naging pangit ang ekspresyon ni Lian. Bilang tagapamahala ng Chujo Bank, kilala ni Ji. Zhang ang maraming mahusay na konektadong mga negosyante. Kung gusto niyang sirain ang isang tao, ito ay isang piraso ng cake. Hindi pa huli ang lahat para magsising ngayon, walang pakialam na sabi ni Ji. Zhang. Kinagat ni Lian ang kanyang mga ngipin, huminga ng malalim, at sinabi, Mr. Zhang, lumapit ka lang sa akin. Wala itong kinalaman sa pinsan ko. Nakaramdam ng kaunting puso si Qin Yu sa loob. Tila hindi masamang tao si Lian. Hindi bababa sa hindi siya isang taong ibinenta ang kanyang pamilya para sa kanyang sariling mga benepisyo. Let's go! Bulong ni Song Wei kay Qin Yu. Gayunpaman, umiling si Qin Yu. Hinailan niya pabalik si Song Wei at nakangiting sinabi, gusto mo ba talaga ang trabahong ito? Sabi ni Song Wei na may mapait na ngiti, syempre. Nag-aral ako ng mabuti sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nagtapos ako ng master's degree. Hindi ko inaasahan na mapahiya ako ng ganito kapag naghahanap ng trabaho. Napabuntong hininga din si Qin Yu sa loob. Dahil sa mga taong tulad ni Ji. Zhang, lalong naging mahirap ang buhay ng mga kabataan. Inabot ni Qin Yu at tinapot ang balikat ni Song Wei habang sinasabi, huwag kang mag-alala. Hahayaan kitang makuha ang gusto mo at magtrabaho sa Chujo Bank. Tama na, itigil mo na ang panluloko. Hindi napigilan ni Lian na huminga. Galing ka sa labas ng bayan. Paano ka nagkaroon ng kakayahang gawin iyon? Hindi nagpaliwanag si Qin Yu. Tumalikod siya at naglakad patungo kay Mr. Zhang, pagkatapos ay umupo sa desk ni Mr. Zhang. Natigilan si Mr. Zhang, pagkatapos ay galit niyang sinabi, nililigawan mo ba si kamatayan?
Umalis ka dito dali. Tinitigan ni Chinyu si Mr. Zhang at walang pakialam na sinabi, humihingi ng paumanhin sa aking kaibigan ngayon, at pagkatapos ay masunurin kumpletuhin ang mga pamamaraan ng pagpasok para sa kanya. Pagkatapos ay maaari ko itong i-slide. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi napigilan ni Ji. Zhang namatawa at sinabing, saan nanggaling ang tanggang ito? Hayaan itong dumausdes. Sino ka sa tingin mo? Humisi si Chinyu at sinabing, ito na ang huling babala ko sa iyo. Babala may asterisk sa. Walang karagdagang abala, binato ni Mr. Zhang ng suntok si Chinyu. Itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at hinawakan ang kamao ni Mr. Zhang. Pagkatapos, hindi makagalaw si Mr. Zhang. Ikaw? Bitawan mo ako, o hindi kita mapapatawad. Panik na sabi ni Mr. Zhang. Tumugod din sina Song Wei at Lian. Chinyu, bitawan mo siya para sa akin. Kalimutan mo na ito at umalis na tayo, okay? Panik na sabi ni Song Wei. Umiti din si Lian at sinabing, Mr. Zhang, dumating lang ang kaibigan ko sa Chuzhou at hindi alam kung paano kumilos. Ikaw, huwag kang magagalit. Nang marinig na kagagaling lang ni Chinyu sa Chuzhou, mas lumakas ang loob ni Mr. Zhang. He cursed loudly, how dare you cross me? Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi kita mapapatawad. Mula ngayon, makakalimutan mo na ang pananatili sa Chuzhou. Nakangiting sabi ni Mr. Zhang. Agad na napuno ng kawalan ng pag-asa sina Song Wei at Lian. Galit na sinabi ni Lian, kung gusto mong maghukay ng sarili mong libingan, gawin mo ito sa iyong sarili. Bakit tayo hinihila dito? Dahan daw ang binitawan ni Chinyu si Mr. Zhang, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Wei Zhang. Ngunit naisip ni Ji, Zhang na natatakot si Chinyu. Agad niyang itinuro ang ilong ni Chinyu at pinagalitan, ngayon alam mo na dapat kang matakot. Sabihin ko sa iyo, huli na ang lahat. Lumuhad ka man at magmakaawa sa akin, hindi kita patatawarin. Hindi siya pinansin ni Chinyu. Inilabas niya ang kanyang telepono at tatawagan na sana si Wei Zhang nang unang tumawag si Wei Zhang. Matapos makonekta ang tawag, sinabi ni Wei Zhang sa telepono, Mr. Chin, nasa opisina na ako. Kailan ka pupunta? Sinabi ni Chinyu sa malungkot na boses, Mr. Wei, nasa office ng manager mo ako ngayon. Nimalestya niya ang isang nasasakupan at nagbanta na paalisin ako sa Chuzhou. Natigilan si Wei Zhang at nagmamadaling nagtanong, Mr. Chin, sa ang opisina ng manager ka naruroon? Ginoo, Zhang, sabi ni Chin Yu. Okay, please wait a moment. Pupunta ako dyan. Nagmamadaling sabi ni Wei Zhang. Kabanata 73, ang nagulat na kanta Wei. Pagkatapos ng tawag sa telepono, tumingin si Chinyu kay Ji. Zhang at walang pakialam na sinabi, malapit nang dumating ang iyong presidente. Paf! Taglit na hindi napigilan ni Mr. Zhang ang pagtawa. Alam mo ba kung gaano ka big shot ang ating pangulo? Alam mo ba kung ilang tao ang nakakasalamuhan niya araw-araw? Humisi si Mr. Zhang. Hindi ka man lang marunong mag-bluff nang nakakumbinsi. Tingnan mo ang paraan ng pananamit mo. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang banggitin ang ating bank president? Maging si Lian, na nakatayo sa gilid, ay nakasimangot. Masyadong hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Sinabi niya na kilala niya ang presidente ng pinakamalaking bangko sa Chuzhou. Chinyu, bilasan na natin at umalis. Si Song Wei ay mukhang takot na takot at patuloy na hinihimok si Chinyu. Si Chinyu ay hindi nabigla at tahimik na nakaupo doon habang naghihintay. Sa isang kisap mata, 5 minuto na ang lumipas. Bahagyang naiinip si Mr. Zhang at sumigaw, sige, wala akong oras makipaglaro sa iyo. Nasaan ang mga security guard? Itapon ang mga taong ito dali. 4-5 security guard ang sumugod mula sa labas ng pinto. Tiningnan nila si Chinyu ng agresibo. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ang mga security guard na ito ay natural na walang kapare sa kanya. Gayunpaman, magdudulot siya ng gulo para kay Mr. Wei sa pamamagitan ng pagiging marahas dito. Bilisan mo at kaladkarin mo siya palabas. Sigaw ni Mr. Zhang. Naglakad ang mga security guard papunta kay Chinyu nang walang sinasabi.
Kayong lahat, tumigil kayo. Sa sandaling ito, itinulak ni Wei Jiang ang pinto at pumasok. Iyakap niya ang kanyang mga paa at humihingal. Tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang mukha. Natigilan si Mr. Zhang nang makita niya si Wei Jiang. Nagmamadali siyang lumapit at sinabing may nakakatakot na ngiti, "President, bakit ka nandito?" Binigyan ni Wei Jiang ng malamig na tingin si Mr. Zhang at hindi nagsalita. Pagkatapos, naglakad si Wei Jiang sa harap ni Qin Yu at humihingi ng tawad, "Mr. Qin, I'm really sorry kung may nangyaring ganyan. Bilang presidente, dapat kong tanggapin ang responsibilidad. Masyado kang magalang, Mr. Wei," sabi ni Qin Yu. Nang makita ang eksenang ito, si Mr. Zhang ay agad na natakot. Namutla ang mukha niya. Kilala talaga ng lalaking ito ang presidente ng bangko. At ang saloobin ng presidente ng bangko sa kanya, ay deferential. "Ikaw, magayos ka na ng mga gamit mo at umalis ka kaagad dito." Lumingon si Wei Jiang at itinuro si Mr. Zhang. Nang marinig ito, agad na natarante si Mr. Zhang. Siya ay nasa Chujo Bank sa loob ng maraming taon at kumita ng maraming pera. Ang kanyang mataas na sweldo ay nagbigay daan sa kanya upang makapag-loan upang makabili ng hindi mabilang na mga kotse at bahay. Kung siya ay tinanggal, ang kanyang buhay ay tapos na. Sa pag-iisip nito, napaluhod si G. Sang nang may pagkadapa at nagmakaawa, "Mr. Wei, nagkamali ako. Dahil sa aking maraming taon ng trabaho, mangyaring iligtas ako." Itinulak ni Wei Jiang ang kamay ni G. Sang at malamig na sinabi, "Nakailang beses ka nang nagreklamo. Hindi mo ba natutunan ang iyong aralin? Ang isang tulad mo ay hindi maaaring magtrabaho sa aming bangko." Mawala agad. Mapula ang mukha ni Mr. Zhang. Sa oras na ito, bigla siyang tumakbo kay Qin Yu at niyakap ang hita ni Qin Yu habang nagmamakaawa siya, "I was ignorant. Mangyaring tulungan akong humingi ng awa. Alam kong mali talaga ako." Gumisi si Qin Yu habang sinasabi, "Nabigyan na kita ng pagkakataon. Security, itapon mo siya." Inip na ikinaway ni Wei Jiang ang kanyang kamay. Mabilis na naglakad pasulong ang ilang security guard at pilit na kinaladkad si Mr. Zhang palabas ng opisina. Natigilan sina Lian at Song Wei. Hindi nila akalain na may ganong impluensya si Qin Yu. "Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga na mayroon kang isang makapangyarihang kaibigan?" Medyo awkward na sabi ni Lian. Pulong ni Song Wei, "Hindi ko rin alam. Matagal na tayong hindi nagkita." "Ginoo, Qin, bumalik na tayo sa opisina." Tumingin si Wei Jiang kay Qin Yu at sinabing. Tumanggaw si Qin Yu at ngumiti habang sinasabi, "Okay." Nang makarating silang dalawa sa pinto, biglang huminto si Qin Yu sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya at itinuro si Song Wei habang sinasabi, "Mr. Wei, classmate ko ta. Siya ay may mataas na pinag-aralan at matuwid sa moral." Sumulyap si Wei Jiang kay Song Wei at ngumiti. "Talaga, hinding-hindi hahayaan ng ating bangko na dumaan sa ating mga daliri ang gayong talento." Nang marinig ito, agad na napatalon si Song Wei sa tuwa. Mabilis siyang yumuko at sinabing, "Salamat, Mr. Wei." Pagkatapos, pumasok sina Qin Yu at Wei Jiang sa opisina ng manager ng bangko. Ang opisina ni Wei Jiang ay hindi maluho, ngunit medyo minimalistic. Ang mga bookshelf ay puno ng mga bulaklak at halaman. Halata na si Wei Jiang ay isang napakasarap na tao. "Ginoo, Qin, ayon sa kasunduan, darating si Shen Yun para mag-apply ng loan sa alas 9 ng umaga." Si Wei Jiang ay personal na nagbuhos ng isang basong tubig para kay Qin Yu. Huminga ng malalim si Qin Yu. Nakaramdam siya ng pananibik sa kanyang puso. Gustong malaman ni Qin Yu kung ano ang mararamdaman ng taong ito na nag-aakalang siya ay mataas at makapangyarihan kapag tinapakan ng kanyang mga paa. "Ginoo, Qin, pwede ko bang tanungin kung ano ang relasyon mo kay Miss Yan?" Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Wei Jiang. Sa pagbanggit kay Yan Ruozuo, ang mukha ni Qin Yu ay hindi maiwasang mamula ng bahagya, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay ngumiti. "Hindi ko ito maipahayag." Umiling si Qin Yu at sinabing. Nang makita ang reaksyon ni Qin Yu, tumawa ng malakas si Wei Jiang at sinabing, "Naiintindihan ko. Hindi ka takataka na si Miss Yan ay nagmamalasakit sa iyo.
Sa puntong ito, lumapit si Wei Jiang at bumulong, tinawagan ako ni Miss Yan kagabi. Natigilan si Qin Yu at nagmamadaling nagtanong, tinawag ka niya. Anong sabi niya? Kabanata 74, ang nababagabag na Shen Yun. Umigop ng tsaa si Wei Jiang at nakangiting sinabi, nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ng paggamot at may itinuro din sa akin. Sumulyap si Qin Yu kay Wei Jiang at hinintay itong magpatuloy. Nakangiting sinabi ni Wei Jiang, nag-apply ang pamilya Shen para sa pautang na 2 bilyon, at naibigay na ang perang ito. Umaasa si Miss Yan na ang 2 bilyong ito ay magagamit bilang 3 taong walang interes na pautang na ipahirim sa iyo. Natigilan si Qin Yu. 2 bilyon ang ipinahiram sa kanya. At ito ay walang interes. Hindi napigilan ni Qin Yu ang malunok. Mula pagkabata, hindi pa nakakita si Qin Yu ng ganito kalaking pera. Wala man lang siyang konsepto ng ganoon kalaking pera. Ginoo, Qin, hindi mo kailangang mag-alala. Tumingin si Wei Jiang sa paligid at maingat na sinabi. Kahit na hindi mo ibalik ang perang ito, si Miss Yan ay tiyak na mag-iisip ng paraan para sa iyo. Palihim na sabi ni Wei Jiang. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabing, talagang ibabalik ko ang pera. Mangyaring makatiyak, Mr. Wei. Tumawa si Wei Jiang at hindi nagkomento. Sa sandaling ito, kumatok ang sekretarya sa pinto at tumayo sa labas ng pinto at sinabing, manager ng bangko, nandito si Mr. Shen Yun. O talaga, nagtaas ng kilay si Wei Jiang. Nasaan na siya? Sinabi ng sekretarya, hinihintay kanya sa VIP reception room. Sabihin sa kanya na pumunta sa aking opisina, utos ni Wei Jiang. Oo, presidente. Tumango ang sekretarya at lumabas. Mabilis ang tibok ng puso ni Qin Yu. Nakatingin siya sa pinto ng may pag-asa habang hinihintay ang pagdating ni Shen Yun. Lumipas ang oras bawat minuto. Pagkalipas ng 5 minuto, bumukas ang pinto. Pagkatapos, nakita niya si Shen Yun, nakangiti, papasok na may dalang ilang kahon ng regalo sa kanyang mga kamay. Ginoo, Wei, bakit ngayon? Bago pa matapos ni Shen Yun ang kanyang pangungusap, nakita niya si Qin Yu. Agad na nawala ang ngiti sa labi niya at napalitan ng lamig. Anong ginagawa mo dito? Malamig na sabi ni Shen Yun. Kung makakapunta ka, bakit hindi ako makakapunta? Walang pakialam na sabi ni Qin Yu. Malamig na umuso si Shen Yun at inilagay ang kahon ng regalo sa mesa. Pagkatapos, sinulyapan niya si Wei Jiang at magalang na sinabi, Mr. Wei, dinalhan kita ng munting regalo. Mangyaring tanggapin ito. Ikinaway ni Wei Jiang ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Shen, umupo ka muna. Umupo si Shen Yun sa tabi ni Qin Yu. Bago pa makapagsalita si Wei Jiang, sinabi ni Shen Yun sa malamig na tono ng boses, Mr. Wei, andito rin pala tong lalaking ta para manghiram diba? Sabi ko na nga ba? Sa kakayahan mo, imposibleng magpatakbo ka ng kumpanya. Sa tingin ko, maaari mo rin akong bigyan ng soul nourishment pill. Mabibigyan kita ng 10% hanggang 20%, sabi ni Shen Yun na may halong pagmamayabang. Gumisi si Qin Yu at sinabing, palagay ko na nanaginip ka. Ginoo, Wei, on account of our friendship, please reject his loan. Dahil wala siyang kakayahan na bayaran iyon. Malamig na sinulyapan ni Shen Yun si Qin Yu. Gumiti si Wei Jiang at sinabing, Mr. Shen, uminom ka muna ng 1 basong tubig. Huwag kang mabalisa. Paano magkakaroon ng mood si Shen Yun na uminom ng tubig? Sa pagtingin sa ugali ni Wei Jiang, hindi niya maiwasang sumimangot at sabihin, Mr. Wei, hindi mo naman iniisip na maging peacemaker sa ating dalawa, diba? Sabihin ko sa iyo, imposible. Talagang hindi ko pababayaan ang lalaking ito. Gumiti si Wei Jiang nang walang pag-aalinlangan at sinabing, wala akong ganoong intensyon. Sa pagkakataong ito, medyo nalilito si Shen Yun. Kumunat ang noo niya at sinabing, Mr. Wei, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Walang pakialam na sinabi ni Wei Jiang, Mr. Shen, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang masamang balita. Ang iyong loan application ay tinanggihan. Nang marinig ito, agad na hinampis ni Shen Yun ang mesa at tumayo. Pinandilatan niya si Wei Jiang at sumigaw, paano ito posible?
Ikinalat ni Wei Jiang ang kanyang mga kamay at sinabing, wala akong magagawa. Pagkatapos ng aming pagsusuri, nalaman namin na ang iyong kumpanya ay may butas, at ang iyong bahagi sa merkado ay mabilis na bumababa. Alam mo rin na ang aming bangko ay natatakot din sa masamang utang, sabi ni Wei Jiang na nakangiti. Agad na nag-aalalang sinabi ni Shen Yun, Mr. Wei, ang aming kumpanya ay humiram ng pera sa iyong bangko ng hindi mabilang na beses, ngunit walang naging problema. Dapat maniwala ka sa akin. Dahil walang mga problema sa nakaraan ay hindi nangangahulugan na walang mga problema sa hinaharap, tama ba? Nakangiting sabi ni Wei Jiang. Agad na nabalisa si Shen Yun. Kung wala siyang perang ito, tiyak na mapuputol ang kapital na kadena ng pamilya Shen, at sa oras na iyon, haharapin nila ang ganap na pagbagsak. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Shen Yun na may ilang pagsusumamo, Mr. Wei, ang pera na ito ay talagang mahalaga sa akin. Mangyaring mag-isip ng paraan. Ako, si Shen Yun, ay tiyak na maaalala ang pabor na ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ikinaway ni Wei Jiang ang kanyang kamay at sinabing, wala akong huling sasabihin tungkol dito. Bakit hindi ka pumunta sa ibang bangko at subukan? Galit na galit si Shen Yun. Maliban sa Chujo Bank, aling bangko ang mag-aaproba ng komersyal na pautang na 2 bilyon? Ginoo, Wei, tulungan mo akong mag-isip ng paraan, mapait na pakiusap ni Shen Yun. Gayunpaman, hindi pinansin ni Wei Jiang si Shen Yun. Tinulyapan niya si Qin Yu at sinabing, Mr. Qin, ito ang iyong kontrata ng pautang. Pirmahan mo na lang at matatapos na. Okay, maraming salamat, Mr. Wei. Nakangiting kinuha ni Qin Yu ang panulat at sadyang tumingin sa direksyon ni Shen Yun. Tinitigan ni Shen Yun ang kontrata. Kitang-kita niya ang halaga ng utang sa kontrata. Eksaktong 2 bilyon iyon. Sa sandaling ito, agad na naunawaan ni Shen Yun. Galit niyang sinabi, Wei Jiang. Niloko mo ako. Kung sa qualifications man o financial ability, hindi may kukumpara sa akin ang lalaking ito. May utang talaga siyang 2 bilyon. Sa palagay ko malinaw na ibinigay mo ang aking pag-aproba sa taong ito. Si Wei Jiang ay hindi nabigla. Umisi siya at sinabing, Mr. Shen, congrats sa paghula ng tama, pero sa kasamaang palad, walang reward. Kabanata 75, No Way. Lalong nagalit si Shen Yun. Hindi niya akalain na si Wei Jiang ay aaminin ito ng diretso at hindi magpapakita sa kanya ng anumang paggalang. Wei Jiang, napakalayo mo na. Kinagat ni Shen Yun ang kanyang mga ngipin. Hindi ako naniniwala na hindi ko magagawa nang wala ang Chujo Bank. Sigaw ni Shen Yun at tumalikod na para umalis. Maghintay ka. Sa sandaling ito, pinigilan ni Wei Jiang si Shen Yun. Natuwa si Shen Yun. Akala niya may chance pa kaya mabilis siyang tumalikod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinuro ni Wei Jiang ang kahon ng regalo sa mesa at sinabing, hindi mo kinuha ang iyong mga gamit. Lalo nitong ikinagalit si Shen Yun. Tinuro niya si Wei Jiang at sinabing, maghintay ka lang. Pagkasabi nito, nagmamadaling lumabas ng pinto si Shen Yun. Nang makita ang eksenang ito, napangisi si Qin Yu sa loob. Si Shen Yun ay umasa sa kanyang kasaganaan at mga koneksyon upang kumilos ng mataas at makapangyarihan habang tinatrito ang mga ordinaryong tao na parang dumi. Ang ganitong uri ng tao ay makakakuha ng kung ano ang nararapat sa kanya maaga o huli. Pagkaalis niya, tumingin si Wei Jiang kay Qin Yu at nakangiting sinabi, Mr. Qin, ang kontratang ito ay nangangailangan ng kabuoang 64 na lagda. Huwag palampasin ang anuman. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Qin Yu. Inabot siya ng halos 20 minuto bago pumirma sa kontrata. Matapos lagdaan ni Qin Yu ang kontrata, naglabas si Wei Jiang ng isang itim na bank card. Ang bank card na ito ay isang VIP card ng Chujo Bank. Hanggat mayroon kang card na ito, palagi kang magiging VIP customer ng Chujo Bank, sabi ni Wei Jiang. Gamit ang card na ito, karamihan sa mga high-end na tindahan ay magbibigay sa iyo ng espesyal na pagtrato. Siyempre, limitado lang ito sa Chujo, patuloy ni Wei Jiang. Si Qin Yu, na nakakaramdam ng napakaraming emosyon, ay hinaplos ang kanyang bank card.
Ilang linggo lang ang nakalipas, wala si Chin Yu, ngunit ngayon, mayroon siyang bank card na nagkakahalaga ng 2 bilyong yuan. Ang ganoong matinding pagbabago ay parang surreal para kay Chin Yu. Ginoo, Wei, kung wala na, mag-leave muna ako, tumayo si Chin Yu at sinabing. Tumango si Wei Jiang at sinabing, okay, Mr. Chin. Kung meron man, we'll keep in contact. Pagkatapos maglakad palabas ng Chujo Bank, nakita ni Chin Yu sina Song Wei at Lian na naghihintay sa kanya sa pintuan. Chin Yu. Nang makita ni Song Wei si Chin Yu, tumakbo siya palapit. Lumakad si Lian sa harap ni Chin Yu na parang nahihiya at sinabing may nakakatakot na ngiti, Mr. Chin, hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan noon. Sana hindi ka mag-isip. Sumulyap si Chin Yu kay Lian at umiling ng may ngiti. Bagamat si Lian ay gumawa ng mapang-akit na mga salita noon, siya ay isang mabuting tao pa rin. Pinrotektahan niya ang kanyang pinsan at hindi siya pinagtaksilan para sa mga personal na benepisyo. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Chin Yu. Umiti si Song Wei at sinabing, napakalaki ng naitulong mo sa akin. Siyempre kailangan kong magpasalamat sa iyo ng maayos. Oo? 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 Mr. Chin, hindi mo alam na direktang inayos ng Chujo Bank si Xiao Wei na palitan si Mr. Zhang. Nagmamadaling sabi ni Lian. Ako ang manager ng Chujo Bank. Hindi ka panipaniwala. Pagkatapos, hindi napigilan ni Lian na mapasigaw sa pagkamangha. Medyo nagulat din si Chin Yu. Hindi niya inaasahan na magpapakita ng labis na paggalang si Wei Jiang sa kanya. Chin Yu, hayaan mong i-treat kita sa hapunan ngayong gabi, sabi ni Song Wei. Hindi na kailangan yan. Umiling si Chin Yu. Hindi niya gustong makisali sa sinumang babae maliban kay Yan Rozo, at si Song Wei ay walang exception. Ginoo, Chin, ano man ang mangyari, kailangan kitang i-treat sa hapunan ngayong gabi. Bihira kang pumunta rito, kaya hayaan mo akong gawin ang lahat ng aking makakaya bilang isang host, sabi ni Lian na may matinding sigasig. Nang makita ang mabuting pakikitungo ni Lian, hindi makatanggi si Chin Yu. Walang magawa, tumango lang si Chin Yu at sumang-ayon. Kumawa sila ng appointment sa 6:00 ng hapon, at pagkatapos ay bumalik si Chin Yu sa hotel. Pagkabalik ni Chin Yu sa hotel, hinihintay ni Yao Qing si Chin Yu sa hotel. Sa sandaling makita niya si Chin Yu, nagmamadaling lumapit si Yao Qing. Ginoo, Chin, bakit hindi mo ako tinawagan? Medyo nag-aalalang sabi ni Yao Qing. Napangiti si Chin Yu at sinabing, nakikita mong mahimbing ang tulog mo, wala akong pusong istorbohin ka. Bahagyang nahihiyang sinabi ni Yao Qing, hirap akong matulog. Sa susunod, pwede mo na akong gisingin ng diretso. Kung hindi talaga gumana, pwede mo akong bugbugin. Siguradong madjay gising ako. Hindi napigilan ni Chin Yu na matawa. Sa kabilang banda, pagkatapos umalis ni Shen Yun sa Chujo Bank, hindi siya nagmamadaling umalis sa kabisera ng probinsya. Una niyang pinuntahan ang lahat ng malalaking bangko sa Chujo, ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan ng lahat ng mga bangko ang utang ng pamilya Shen. At pareho lang ang dahilan, hindi nila masyadong inisip ang kinabukasan ng pamilya Shen at naisip na walang kakayahan ang pamilyang Shen na bayaran ang utang. Gumamit si Shen Yu ng hindi mabilang na mga koneksyon, ngunit lahat sila ay tinanggihan. Dahil dito, biglang namulat si Shen Yun. Obviously, may sadyang nanggugulo sa pamilya Shen. Kung hindi, hindi sila tatanggihan ng lahat ng mga bangko. At mayroon lamang isang tao na maaaring gawin ang lahat ng ito sa Chujo. Yan si Yan Rozo. Malinaw niyang sinabi na hindi siya makikialam sa bagay na ito. Si Shen Yun ay agad na tulala at galit na galit. Ngunit sa harap ng pamilya Yan, ang pamilya Shen ay masyadong mahina. Hinawakan ni Shen Yun ang kanyang telepono at pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, sa wakas ay nadial niya ang numero ni Yan Rozo. Mabilis na sinagot ang tawag at mula sa kabilang dulo ang malamig na boses ni Yan Rozo. Ginoo, Shen, bakit libre mong tawagan ako? Ang boses ni Yan Rozo ay tila laging kalmado at maganda. Huminga ng malalim si Shen Yun at sinabing may nakakatakot na ngiti, Miss Yan, hindi mo ba sinabi na hindi ka makikialam sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pamilya Shen at Chin Yu?
Sa kabilang banda, gulat na sinabi ni Ian Rosso, hindi talaga ako nakialam sa bagay na ito. Bakit mo ito tinatanong? Pinigilan ni Shen Yun ang kanyang galit at sinabing, kung gayon, bakit tinanggihan ni Wei Jiang ang utang ng pamilya Shen at inaprobahan ang utang kay Qin Yu? Napangiti si Ian Rosso at sinabing, Tito Shen, mali talaga ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi ako ang nag-udyok dito, kundi si Qin Yu mismo. Galit na sinabi ni Shen Yun, paano ito posible? Siya ay isang mabuting para, isang ordinaryong tao. Paano siya magkakaroon ng anumang impluensya kay Wei Jiang? Tito Shen, hindi mo ba alam? Pinagaling ni Qin Yu ang sakit ni Mrs. Wei. Pinakamamahal ni Wei Jiang ang kanyang asawa. Umiti si Ian Rosso at sinabi, hindi pwede. Napaka-prominent ng pamilyang Shen, pero hindi talaga kayo kalaban kay Qin Yu lang. Ang mga salita ni Ian Rosso ay may nakatagong insinuation. Natulala si Shen Yun sa mismong lugar. Hindi kaya na ginawa ni Qin Yu ang lahat sa kanyang sarili. Tito Shen, kung wala nang iba, ibababa ko muna ang tawag, nakangiting sabi ni Ian Rosso. Pagkasabi niyon ay diretso niyang ibinaba ang telepono. Nakaupo si Shen Yun sa kotse na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ginoo, Shen, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ng driver. Sinabi ni Shen Yun na may malamig na ekspresyon, bumalik muna tayo sa Jiangcheng. Kabanata 76, Underground Boxing Ring. Sa araw na ito, nakaupo si Qin Yu sa hotel habang hinihigop ang espiritual na enerhiya mula sa paligid ng may matinding kahirapan. Mayroong maraming tao sa kabisera ng probinsya, ngunit ang lupain ay kalat-kalat, at ang espiritual na enerhiya ay lubhang kakaunti. Sa buong araw, halos baliwala ang mga natamo ni Qin Yu. Mukhang hindi angkop sa akin ang malaking lungsod, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Bagamat iyon ang nangyari, alam ni Qin Yu na kahit na ang espiritual na enerhiya sa malalaking lungsod ay kakaunti, ang iba pang mga mapagkukunan na mayroon ito ay malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng ibang mga lungsod. Halimbawa, herbs. Sa Jiangcheng, ang mga halamang gamot na higit sa 10 taong gulang ay itinuturing na mahalaga. Gayunpaman, sa kabisera ng probinsya, makikita pa nga ang hari ng mga halamang gamot na 50 o kahit 100 taong gulang. Sa gabi, tinawagan ni Song Wei si Qin Yu nang nasa oras. Siya at si Lian ay maagang nag-book ng restaurant at naghihintay kay Qin Yu sa restaurant. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Qin Yu at Yao Qing sa restaurant na ito. Espesyal na nakahanap si Lian ng pribadong silid sa high-end na restaurant. Napakamahal ng restaurant na ito, at nagkakahalaga ng 20,000 yuan bawat tao. Para kay Lian, tiyak na malaking halaga ito ng pera. Pagkapasok ni Qin Yu, nagmamadaling tumayo si Lian para salubungin siya. Ginoo, Qin, nandito ka na. Ang saloobin ni Lian ay labis na magalang. Dahil dito, medyo napahiya si Qin Yu. Ikinawin niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang maging magalang. Napangiti si Lian na nahihiya at sinabing, I'm sorry. Matagal na akong nasa workforce. Kapag may nakita akong mas mataas ang status sa akin, sanay na akong mag-grow. Hindi nagkomento si Qin Yu tungkol dito. Ito talaga ang katotohanan. Pagkatapos, tinawag ni Lian ang waiter upang simulan ang paghahain ng mga pinggan. Ang pagkain ay sobrang maluho, na may Boston lobster at French foie gras, halos lahat ay hindi pa nakakain ni Qin Yu. Qin Yu, anong trabaho mo ngayon? Nakakabilib ka na kahit si Wei Jiang ay nagpakita ng paggalang sa iyo, tanong ni Song Wei sa hapagkainan. Taglit na nag-isip si Qin Yu at sinabing, wala akong mataas na katayuan. Isa lang akong ordinaryong tao. Sok, napaka-low-key mo. Iginala ni Song Wei ang kanyang mga mata at sinabi. Napangiti si Qin Yu at hindi nagpaliwanag. Sa kalagitnaan ng pagkain, hiniling ni Qin Yu kay Yao Qing na bayaran ng maaga ang bill. Sa pagtatapos ng pagkain, medyo lasing si Lian. Tinapot niya ang kanyang dibdib at sinabing, Mr. Qin, ako na ang mag-aayos pagkatapos kumain. Mabilis na umiling si Qin Yu at sinabing, hindi, bumalik ka at magpahinga pagkatapos kumain.
Hindi mangyayari iyon. Matigas na sabi ni Lian. Alam ko na ang mga big shot na tulad mo ay dapat na pagod sa mga bar at nightclub. Mamaya, dadalhin kita para makita ang mga specialty ng kabisera ng probinsya. Sabi ni Lian na may pagmamalaki. Mga espesyalidad. Nagtaas ng kilay si Chin Yu bilang interesado. Sinabi ni Lian sa mahinang boses, ang pinakatanyag na lugar sa kabisera ng probinsya ay ang underground boxing ring. Ang mga manlalaban doon ay puro black boxing, at di mabilang ang mga martial artist. Pagkatapos sabihin iyon, tinapit ni Lian ang kanyang dibdib at sinabing, Mr. Chin, to tell you the truth, although sobrang payat ko, martial artist din ako. Kaya kung mag-isa na ibaba ang 3 hanggang 5 tao. Nang marinig ito, si Yao Qing, na nasa tabi ni Chin Yu, ay hindi napigil ang mapatawa. Dahil dito, mas naging determinado si Lian na pumunta sa underground boxing ring. Nanlaki ang mga mata niya at sinabing, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Ipapakita ko sa'yo mamaya. Okay? 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 Makikinig ako sa iyo. Walang magawang sabi ni Chin Yu. Gayunpaman, talagang interesado si Chin Yu sa underground boxing ring na ito. Mula nang marinig niya ang tungkol sa mga master ng panloob na lakas mula kay Yao Qing, talagang gustong makita ni Chin Yu kung gaano kalakas ang mga master ng panloob na lakas. Pagkatapos kumain ay sabay-sabay silang lumabas ng restaurant. Kinitid sila ni Song Wei sa underground boxing ring. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan sa entrance ng isang hotel. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, nakangiting sinabi ni Lian, Mr. Chin, ito ay isang hotel sa itaas na antas, at ang underground boxing ring ay 2 antas sa ibaba. Mayaman lahat ang pwedeng pumunta dito para masaya. Tumanggaw si Chin Yu at sumulyap sa parking lot. Gaya ng inaasahan, maraming mag-agarang sasakyan ang nakaparada sa malapit. Dahil dito, mas naging interesado si Chin Yu sa underground boxing ring na ito. Pagkatapos, pinangunahan ni Lian si Chin Yu at ang iba pa sa underground boxing ring. Sa pintuan, may 2 malalakas na lalaki na nakasot na nagbabantay dito. Tiningnang mabuti ni Chin Yu at nalaman na ang 2 taong ito ay medyo matatag. Mukhang espesyal ang underground boxing ring na ito, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Pagkatapos makipag-ayos ni Lian sa 2 matipunong lalaki, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Chin, pwede na tayong pumasok. Ang iilan sa kanila ay humakbang sa unang antas ng underground boxing ring. Pagkapasok nila, narinig ni Chin Yu ang kaguluhan na nagmumula sa loob. May mga hiyawan at sumpa. Ang layout ng underground boxing ring ay katulad ng sa isang bar. May mga nakakalat na mesa at kubol sa paligid. Maaaring uminom at kumain ng isa. Ang pinagkaiba lang ay ginawang singsing ang dance floor sa harap nila. Ginoo, Chin, sumunod ka sa akin. Kinawayan ni Lian ang kanyang kamay, pagkatapos ay naglakad ang iilan sa kanila sa isang booth at umupo. Pagkaupo nila ay lumapit agad ang waiter na may dalang wine list. Casual na lumingga-lingga si Chin Yu sa paligid at nalaman na ang alak dito ay sobrang mahal. Halos 100 yuan ang halaga ng isang bote ng beer. Sa sandaling ito, may 2 matipunong lalaki na nag-aaway sa arena. Ang bawat suntok nila ay tila lubhang nakamamatay. Sa tuwing may nahuhulog, may nasa sabik na sigaw mula sa paligid. Ito ay sadyang walang pinagkaiba sa isang coliseum. Ginoo, Chin, maaari rin tayong tumaya dito kung sinong kalahok ang mananalo. Gusto mo bang maglaro? Nakangiting sabi ni Lian. Ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay. Hindi siya interesado sa pagsusugal. Anong nakakatuwa sa lugar na ito? Masyadong malupit. Sumimangot si Song Wei at hindi napigil ang ibaling ang mukha sa gilid. Ge, hindi mo naiintindihan. Ito ang tinatawag na pinaka-primitive na anyo ng pakikipaglaban. Ang pinaka-primitive na anyo ng karahasan. Tuwang-tuwang sabi ni Lian. Tumingin siya sa nag-aaway sa entablado at winagiway ang kanyang mga kamay. Sa kasamaang palad, maliwanag na baguhan si Lian. Yu, hindi ba Lian?
Sa sandaling ito, isang babaeng may malalaking bouncy curl at nakasuot ng maikling palda ang biglang lumapit. Direkta siyang naglakad papunta kay Lian at sinabing may mapanuksong ekspresyon, "Lian, sa tingin mo ba ay kwalipikado kang pumunta sa ganitong uri ng lugar para magsaya?" Nang makita niya ang babaeng ito, ang ekspresyon ni Lian ay agad na naging medyo pangit. Sa malamig na ekspresyon, sinabi niya, "Wala itong kinalaman sa iyo." Napabuntong hininga ang babaeng naka-provocative at tumingin kay Song Wei. Umisi siya at sinabing, "Ito ba ang bago mong girlfriend? Ano? Nagbago na ba ang taste mo sa babae? Gusto mo na ba ng goody two shoes ngayon?" Goody two shoes. Obvious naman na nagpapanggap lang siya. Hindi masasabi kung gaano karaming lalaki ang talagang nililigawan niya sa katotohanan. Isang babaeng nakasuot ng masikip na palda sa tabi ng mapang-akit na bihis na babae ang inisyan. Kabanata 77, G. Chin, nakuha mo. Nang marinig ang mga salita ng dalawang taong ito, agad na nagalit si Lian. Napatayo siya bigla at galit na galit, "Gao Tingting, matagal na akong nakipaghiwalay sa iyo. Huwag ka kasing bichay. Pilasin mo at mawala ka." Nagbago ang ekspresyon ng babaeng short skirt na tinatawag na Gao Tingting. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Lian, how dare you talk to me like that? Maghintay ka." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Gao Tingting at umalis. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Lian, at mas matino na siya ngayon. Casual na tanong ni Chin Yu, "Sino ang taong iyon?" Pilit na umiti si Lian at sinabing, "Ang aking dating kasintahan. Nalaman ko na niloko niya ako, kaya naghiwalay kami. Hindi ko ine-expect na dito ko siya makikita ngayon." Nang marinig niya ito, hindi mapigilan ni Chin Yu na makiramay. Hindi ba ang engkwentro na ito ay eksaktong kapareho ng sa kanya? Lumapit si Chin Yu at tinapik ang kanyang balikat habang inaalaw siya, "Makikilala mo ang isang mas mabuting babae sa hinaharap, napakabuti na hindi ka makapaniwala na may ganoong babae sa iyong buhay." Ang mga salitang ito ay para kay Lian, ngunit para rin kay Chin Yu. "Salamat, Mr. Chin." Kinuha ni Lian ang alak at biglang ibinuho sa kanyang bibig. Walang ibang sinabi si Chin Yu. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa direksyon ng Sing Sing. Sa ring, dalawang maskuladong lalaki na mahigit anim na talampakan ang taas at tumitimbang ng higit sa 200 kilo ang naglalaban para sa kanilang buhay. Ang mga kamao na tumitama sa laman ay nagdala ng eksena sa isang kasukdulan. Uminom si Chin Yu ng kanyang beer habang nag-e-enjoy sa laban sa ring. Ang mga taong ito ay hindi mabuti. Hindi napigilan ni Yao Qing na umiling. Nagbiro si Chin Yu, "Kung pupunta ka sa entablado, gaano katagal bago mo sila matalo?" Sabi ni Yao Qing nang may pagmamalaki, "Kung hindi ko siya itumba sa lupa sa kalahating minuto, matatalo ako." Napangiti si Chin Yu at hindi nagkomento. Sa sandaling ito, lumakad si Gao Tingting. Sa tabi niya ay isang lalaking matipuno. Ang lalaking iyon ay sobrang matipuno at halos kasing laki ng isang maliit na bundok. Halos 2 metro ang taas niya. Siya ay lubhang nakakaakit sa mga tao. Nang makita niya ang matipunong lalaking ito, ang ekspresyon ni Lian ay agad na naging sobrang pangit. "Ginoo, Chin, bilasan na natin at umalis na tayo." Hinawakan ni Lian ang braso ni Chin Yu at nagmamadaling sinabi. Umiling si Chin Yu at sinabing, "Kung gusto mong umalis ngayon, natatakot ako na huli na ang lahat." Gaya ng inaasahan, mabilis na tumakbo si Gao Tingting at hinawakan ang braso ni Lian. "Ano? Gusto mong tumakbo ngayon? Natatakot ka ba ngayon?" Umisi si Gao Tingting. Hinanda ni Lian ang sarili at sinabing, "Sino? Sinong nagsabing gusto kong tumakbo? Hindi ba ako pwedeng pumunta sa banyo? Umupo ka dito para sa akin." Umisi si Gao Tingting. Habang nagsasalita siya, naglakad na ang matipunong lalaki sa mesa. Pinalaki niya ang mga ito at sinabing, "Tingting, alin ang ex-boyfriend mo?" Itinuro ni Gao Tingting si Lian at sinabing, "Brother Bor, siya na. Ikaw si Lian." Ang lalaking tinatawag na kapatid na Bor ay naglakad papunta kay Lian. Imposibleng hindi matakot kapag nakaharap sa isang nakakatakot na figure. Nanginginig ang mga labi ni Lian habang sinasabi niya, "Ikaw, sino ka?"
Anong gusto mo? Ang pangalan ko ay Kuya Bor. Diba pinagalitan mo ako sa phone last time? Gumisi ang matipunong lalaki. Nang marinig niya ito, nagbago ang ekspresyon ni Lian. Medyo galit niyang sinabi, ikaw ba ang natulog kay Gao Tingting noong nakaraan? Ahaha, tama, ako iyon. Gumisi si Kuya Bor. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Brother Bor ang kanyang malaking kamay at tinapot ang balikat ni Lian. Gumisi siya at sinabing, sabi mo gusto mo akong patayin last time, pero nasa harap mo ako ngayon. Bakit duwag ka? Ang mukha ni Lian ay mapula, at ang kanyang puso ay napuno ng kapeitan. Paano siya magiging katapat ng ganitong matipunong lalaki? Emph, tingnan mo si Kuya Bor, at saka tumingin sa iyo. Isa kang walang kwenta. Ang balingkinitang katawan ni Gao Tingting ay nakasandal sa katawan ni Brother Bor habang sinasabi niya sa matamis na boses. Kinagat ni Lian ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Nang makita niya ang eksenang ito, ang ekspresyon ni Chin Yu ay sobrang pangit. Kapareho ito ng naranasan niya noon. Kuya Bor, itigil mo na ang pakikipag-usap sa kanya nang walang kapare-recon. Pinagalitan lang niya ako at pinagtanggol pa yung bitik na yon. Pilit na sabi ni Gao Tingting. Tumawa si Kuya Bor. Babe, anong gusto mong gawin? Nagngagat ang ngipin ni Gao Tingting at sinabing, gusto kong dilaan niya ang talampakan ng sapatos ko. Tungkol sa bitik na iyon, Kuya Bor, magagawa mo ang anumang gusto mo. Nang marinig niya ito, hindi napigilan ni Brother Bor na tumawa ng malakas. Pinalaki niya si Song Wei at sinabing may masamang ngiti, ang batang babae na ito ay medyo maganda, ngunit hindi ko alam kung matitiis niya ako. Isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ni Song Wei, ngunit nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob at nagalit, ano ang gusto mong gawin? Tatawag ako ng pulis. Natigilan sandali si Brother Bor bago ito humagalpak ng tawa. Bata, ang init ng ulo mo. Sige, tumawag ka ng pulis. Tignan ko kung mas mabilis ka o mas mabilis ako. Tumawa ng masama si Kuya Bor. Lumapit ka sa akin kung may gusto kang gawin. Tila naglaho si Lian habang itinaas niya ang kanyang kamao at itinutok ito sa katawan ni Brother Bor. Gayunpaman, sa kanyang kakaunting lakas, ang pagsuntok sa katawan ni Brother Bor ay halos parang nangangamot ng Katie para kay Brother Bor. Tinulyapan siya ni Brother Bor at ninisyan habang sinasabing, hindi ka kumain. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Lian. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, kung may kakayahan ka, bugbugin mo ako hanggang mamatay. Pinaikit ni Brother Bor ang mga mata nito at tumawa ng masama, sige, bubusugin kita. Ang ekspresyon ni Chin Yu ay malamig sa yelo. Tinulyapan niya si Yao Qing at sinabing, hindi ko talaga gusto ang kasuklam-suklam na mag-asawang ito. Tumango si Yao Qing. Kinapa niya ang kanyang kamao at sinabing, Mr. Chin, nakuha ko na. Kabanata 78, ang mga bunga ng pagiging malambot puso. Ang mga pag-atake ni Yao Qing ay napakabilis. Nang malapit ng dama po ang kamao ni Brother Bor sa katawan ni Lian, marahang itinulak ito ni Yao Qing palayo at agad na naging sanhi ng paglihis ng kamao ni Brother Bor ng 5 sentimetro. Ang kanyang malaking kamao ay dumaan sa mukha ni Lian. Ang pawis sa mukha ni Lian ay natangay sa tagiliran ng bagzo ng hangin ng suntok. Bahagyang kumunot ang noo ni Kuya Bor. Lumingon siya kay Yao Qing at nakakunot ang noo habang sinasabi, nililigawan mo ba si kamatayan? Kinimas ni Yao Qing ang kanyang mga kamao at ninisyan habang sinasabi niya, Mr. Sinabi ni Qing na hindi kanya gusto. Natigilan si Brother Bor, pagkatapos ay tumawa ng malakas habang sinasabi, ayaw mo ba sa akin? Why the F asterisk sick do I need him to like me? Kung gusto mong mamatay, huwag kang mabalisa. Pagkatapos kong harapin ang batang ito, susunod ka na. Paulit-ulit nang inisyon si Yao Qing. Pinalaki niya si Brother Bor at walang pakialam na sinabi, mula ngayon, ako na ang kalaban mo. Pagkatapos sabihin iyon, itinulak ni Yao Qing si Lian sa likod niya. Dahil dito, ang ekspresyon ni Lian ay lalong hindi magandang tingnan. Nagmamadali siyang tumingin kay Chin Yu at umiling. Ginoo, Chin, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin. Hindi mo hahayaang masaktan ang kaibigan mo dahil sa akin.
Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Qin Yu. Ang pag-aalaga sa kanya ni Yao Qing ay walang pinagkaiba sa pagtapak sa isang langgam, sabi ni Qin Yu na may mahinang ngiti. Paano maniniwala si Lian sa mga salita ni Qin Yu? Si Brother Boar ay halos 2 metro ang taas, at ang kanyang katawan ay parang maliit na bundok. Sa kabilang banda, si Lian ay sobrang payat at mahina ang hitsura, na parang kahit isang bulk zone ng hangin ay maaaring tanggihan siya pababa. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa laki ng kanilang katawan. Lalong naging balisa si Lian. Nakiusap siya, Mr. Qin, salamat sa iyong kabaitan, ngunit ako, si Lian, ay hindi maaaring hayaan ang iba na mahulog sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, sumigaw si Lian, Brother Boar, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin. Kung may kakayahan ka, lumapit ka sa akin. Pinisil ni Brother Boar ang kanyang ilong at ninisyan. Ano, lahat ba kayo gustong mamatay? Pero sa kasamaang palad, nagbago na ang isip ko ngayon. Tumingin siya kay Yao Qing at malamig na sinabi, iniinsulto ako ng batang ito. Napagpasyahan kong basagin muna ang mga buto niya. F**k, Kuya Boar. Kung may kakayahan ka, lumapit ka sa akin, beastard ka. Direktang nagmura si Lian. Lalong lumalamig ang ekspresyon ni Brother Boar. Unti-unti na ring nawawala ang pasensya niya. Sige, crush muna kita. Malamig na tiningnan ni Brother Boar si Lian. Sa sumunod na segundo, diretso niyang iwinagayway ang kanyang kamao at itinutok ito kay Lian. Pumikit si Lian. This time, walang takot sa mukha niya, na parabang naghihintay. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang segundo, hindi pa rin dama po ang kamao ni Brother Boar sa kanyang katawan. Bahagyang kumunot ang noo ni Lian. Iminulat niya ang kanyang mga mata ng may kaoy na hinala at nakita niya na ang kamao ni Brother Boar ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Yao Qing. Sabi ko, ako ang kalaban mo. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Malamig na sabi ni Yao Qing. Buong lakas na nagpumigla si Brother Boar, ngunit nalaman niyang hindi na talaga siya makakawala. Dahil dito nagulat at nagalit si Brother Boar. Siya ay umungal, ikaw ay nililigawan si kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, kinuyam niya ang isa pa niyang kamao at marahas na itinulak ito kay Yao Qing. Sa kasamaang palad, ang kamao na ito ay madaling nahawakan ni Yao Qing. Iyon lang ang kailangan mong ipakita. Ang ekspresyon ni Yao Qing ay medyo nanunuya. Natulala rin ang mga tao sa paligid. Ang kulot na lalaking ito ay talagang may napakalakas na lakas. Ganoon niya kadaling nasalo ang kamao ni Kuya Boar. Yao Qing? Huminto ka sa paglalaro, sa sandaling ito, sumimangot si Qin Yu at sumigaw. Oo, Mr. Qin. Tumanggo si Yao Qing. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, ang kanyang katawan ay umangat sa hangin at sinipa niya ang ulo ni Brother Boar. Sa sandaling lumapag ang kanyang paa, tumalikod si Yao Qing at naglakad palayo. Ang malaking katawan ni kapatid na Boar ay nakatayong nagyelo sa pwesto nang wala pang isang segundo bago bumagsak ang kanyang buong katawan na parang isang maliit na bundok. Ang malakas na ingay ay nakakuha ng atensyon ng mga tao. Nagmamadaling tumakbo ang mga bodyguard ng underground boxing ring. Nakita nila si Brother Boar na nakahandusay sa lupa at walang malay. Napalunok si Lian. Tumangala siya kay Yao Qing na may nakasulat sa buong mukha niya nang hindi makapaniwala. Yao Qing. Siya ay talagang napakahusay na manlalaban. Nawalan siya ng malay kay Brother Boar sa isang sipa. Maaaring hindi masabi ng iba kung ano ang nangyayari sa sipa ni Yao Qing, ngunit alam na alam ito ni Qin Yu. Naubos na ng sipa na ito ang halos lahat ng lakas niya. Kahit na magising si Brother Boar, malamang na masugitan ang kanyang ulo. Kuya Boar, tigaw Ting Ting, na nasa gilid, ay nagmamadaling tumakbo sa gilid ni Brother Boar at buong lakas niyang niyugyog ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi gumalaw si Brother Boar, na parabang patay na siya. Ginoo, Qin, ano ang gagawin natin sa babaeng iyon? Sa sandaling ito, naglakad si Yao Qing papunta kay Qin Yu at nagtanong. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at sinabing, tanungin mo si Lian. Agad na tumingin si Yao Qing sa direksyon ni Lian. Si Lian ay napuno ng halo-halong damdamin.
Labis niyang kinasusuklaman si Gao Tingting, ngunit sa sandaling ito, lumambot ang kanyang puso. Kalimutan mo na. Umiling si Lian. Kung tutuusin, minsan na kaming magkasintahan. Hayaan na. Napabuntong hininga si Qin Yu. Lian, pag-isipan mong mabuti. Kahit pakawalan mo siya, baka hindi siya magpasalamat, babala ni Qin Yu sa kanya. Pilit nang umiti si Lian at sinabing, Mr. Qin, lubos akong nagpapasalamat sa tulong ng iyong kaibigan, ngunit, hayaan mo ang bagay na ito. Walang ibang sinabi si Qin Yu. Ang mabait na tao ay may kaugaliang malambot ang puso, at ang mga taong malambot ang puso ay inaapi. Malinaw, hindi ito naiintindihan ni Lian. Let's go! Tumayo si Lian at sinabi. Tumanggaw si Qin Yu at aalis na sana nang sumigaw si Gao Tingting, tumigil ka dyan. Oo naman, tulad ng hula ni Qin Yu, tiyak na hindi magpapasalamat si Gao Tingting kay Lian para dito. Walang emosyon ang ekspresyon ni Qin Yu, na parabang lahat ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Tingnan, ang mga kahihinat na ng pagiging malambot ang puso ay dumating na. Hindi mapigilan ni Qin Yu na umiling ng walang magawa. Kabanata 79, sigurado ka bang gusto mo akong ipaglaban? Mabilis na tumakbo si Gao Tingting sa harapan ni Lian, tinuro siya at nagmura, gusto mo bang umalis pagkatapos siyang bugbugin? Sa iyong panaginip, galit ang ekspresyon ni Lian. Pinipigilan niya ang galit at sinabing, ayoko nang magkagulo. Mas mabuting layuan mo ako. Sino ang gustong makipagkulitin sa iyo? Nag-cross arm si Gao Tingting at ninisyan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, binugbog mo si Brother Bor, kaya walang makakaalis dito ngayon. Ang tono ni Gao Tingting ay parang masungit. Gaya nga ng sinabi ni Gao Tingting, 7 hanggang 8 matipunong lalaki ang lumakad mula sa hindi kalayuan. At ang 7 hanggang 8 matipunong lalaking ito ay pawang mga mandirigma ng underground boxing ring na ito. Bawat isa sa kanila ay may pambihirang lakas sa pakikipaglaban. Kinagat ni Lian ang kanyang mga ngipin. Tinuro niya si Gao Tingting at nagmura, bakit ang walang hiya mo? Malinaw na may nagawa kang mali, ngunit ngayon ay talagang ginugulo mo ako. Cut the crap! Umuso si Gao Tingting. Kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Tumingin si Lian sa malamig na babae sa kanyang harapan. Taglit na tulala siya. Ang eksena ay sumasalamin sa noong pinalaya si Qin Yu sa kanyang bahay. Gao Tingting. Huminga ng malalim si Lian. Sinabi niya na may ilang pagsusumamo, para sa kapakanan ng ating nakaraang relasyon, maaari mo bang hayaan muna ang mga kaibigan ko? Hayaan mo muna ang mga kaibigan mo. Umisi si Gao Tingting. Sige, lumuhag ka at magmakaawa sa akin. Baka maawa ako at hayaan mo na ang mga kaibigan mo, natutuwang sabi ni Gao Tingting habang kinakalikot ang kanyang maikling palda. Natigilan si Lian. Pinandilatan niya ng mata si Gao Tingting habang hinihiling na bigyan siya ng 2 malalaking sampal. Ngunit sa huli, pinilit pa rin ngumiti ni Lian. Marahan niyang sinabi, okay, papayag ako. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko si Lian at luluhod na sana sa lupa. Sa pagkakataong ito, may humawak sa braso niya. Pagtingin niya, nakita niya si Qin Yu na nakatitig sa kanya. Umiling siya at sinabing, not long ago, I was the same as you. Akala ko makakakuha ako ng kapatawaran mula sa iba sa ganoong paraan, ngunit nalaman ko ng maglao na hindi iyon ang kaso. Kung gaano ka mahina, mas mabubuli ka. Sa mata ng iba, ang mga pagsusumamo mo ay gagawin ka lamang na katatawanan, sabi ni Qin Yu sa mapang-akit na boses. Tumangala si Lian kay Qin Yu at agad na nakumbinsi. Sino ka ba? Ito ay wala sa iyong negosyo. Ako, si Gao Tingting ay agresibong tumakbo. Sampal. Bago pa matapos ni Gao Tingting ang kanyang mga salita, sinampal siya ni Qin Yu sa mukha. Ang sampal na ito ay nagpaikot kay Gao Tingting ng 360 degrees sa lugar, at siya ay bumagsak sa lupa. Ito ang unang pagkakataon na nanakit si Qin Yu ng isang babae. Bagamat hindi niya ito pinatay, ginawa pa rin niya ang kalahati ng mukha ni Gao Tingting na namamaga. Maingay, malamig na sabi ni Qin Yu kay Gao Tingting. Agad na naglakad ang mga nakapaligid na boksingero patungo kay Qin Yu.
Pinalibutan nila si Chin Yu sa gitna at malamig na sinabi, "Anak, mukhang ayaw mo talagang umalis dito." Tiao Qing ay nagmamadaling humakbang pasulong at nagtanong sa mahinang boses, "Mr. Chin, ako na ang bahala sa kanila para sa iyo ngayon din." "Yu, may naglakas loob talagang manggulo dito." Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa karamihan. Paglingon nila, nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng itim na sando na dahan-daang naglalakad. Ang lalaking ito ay halos 1.8 metro ang taas. Bagamat medyo payat siya, ang kanyang mga yapak ay napaka-steady. Masasabi na isa siyang martial artist. Nagdulot agad ng kaguluhan ang kanyang hitsura. "Kuya Mang, nandito ka na." Pinuksan siya ng mga mandirigma ng landas at magalang na tumingin sa kanya. Ang lalaking tinawag na kapatid na Mang ay dumiretso kay Yao Qing at walang pakialam na sinabi, "Ikaw ang napakalaban, hindi ba?" Pinaikit ni Yao Qing ang kanyang mga mata at sinabing, "Sa wakas, mayroong isang master ng panloob na lakas. Sa kasamaang palad, ikaw ay isa lamang ikalimang yugto ng Inner Strength Master. Hindi yun nararapat banggitin." "Ha! Alam mo ba ang tungkol sa lakas ng loob?" Kulat na tanong ni Kuya Mang. Hindi pinansin ni Yao Qing si kapatid na Mang. Lumapit siya sa tenga ni Qin Yu at sinabing, "Ang taong ito ay isa lamang ikalimang yugto ng Inner Strength Master. Madali ko siyang makitungo." Tumanggaw si Qin Yu at sinabing, "Kung gayon, gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Huwag mag-aksaya ng oras." "Oo, Mr. Qin." Tumanggaw si Yao Qing. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Gao Tingting. Tumakbo siya sa tabi ni Kuya Mang at galit na sinabi, "Kuya Mang, binugbog nila si Kuya Bor. Dapat mong turuan sila ng magandang leksyon." Sumulyap si Brother Mang kay Gao Tingting at medyo hindi nasisiyahang sinabi, "Marunong ka lang manggulo. Babayaran mo ang mga gastusin ni Brother Bor sa pagpapagamot." Bagamat ayaw ni Gao Tingting, hindi siya naglakas loob na tumanggi, kaya't nagmamadali siyang tumango at sinabing, "Naiintindihan ko, Kuya Mang." Pagkatapos sabihin iyon, umatras si Gao Tingting sa gilid. Pagkatapos, mabilis na naglakad si Yao Qing sa tabi ni Kuya Mang. Pinunasan niya ang kanyang kamao at sinabing, "Gawin natin." Sinabi ni Mr. Qin na ayaw niyang mag-delay ng masyadong matagal. Sumulyap si Brother Mang kay Yao Qing at gumisi habang sinasabi, "Bodyguard ka. Ayokong makipag-away sa'yo." Pagkatapos sabihin iyon, diretsyong naglakad si Kuya Mang papunta kay Qin Yu. Tumingin siya kay Qin Yu at sinabing, "Ikaw ang sanhi nito, tama ba? Inutusan mo ba ang iyong lalaki na saktan si Brother Bor?" Tumingin si Qin Yu kay kapatid namang at hindi maiwasang sumimangot. "Ano bang pinagkakaguluhan mo? Maaari ka bang maging mas direkta?" Napapikit si Kuya Mang at ngumisi. "Dahil ikaw ang nag-utos nito, dapat mong pasanin ang responsibilidad. Siyempre, hindi naman ako unreasonable na tao. Magkita tayo sa arena." Natigilan si Qin Yu. Napakamot siya ng ulo at sinabing, "Gusto mo bang makipag-away sa akin?" Gumisi si Kuya Mang. "Bakit? Wala kang lakas ng loob." Hindi napigilan ni Qin Yu na tumingin kay kapatid na Mang na may katuwaan at sinabing, "Sigurado ka bang gusto mong makipag-away sa akin?" Kabanata 80, ang masamang ideya ni Shen Tian. Tumaas ang kilay ni Kuya Mang at sinabing, "Ano? Sa tingin mo ba nagbibiro na naman ako sa'yo?" Nagmamadali ding sumigaw si Gao Tingting, na nasa hindi kalayuan, "Oo, tamaan mo siya. Siya ang nag-utos." Humuso si Kuya Mang nang walang pakialam at itinuro si Qin Yu. Sabi niya, "Hihintayin kita sa arena." Pagkasabi nito ay tumalikod si Kuya Mang at naglakad patungo sa arena. Hindi na kailangan. Sa oras na ito, walang pakialam na sinabi ni Qin Yu. Ilang minuto na lang. Hindi na kailangan pumunta sa ring. Masyadong magulo, sabi ni Qin Yu. Ang ikalimang yugto ng Inner Strength na martial artist ay walang kwalipikasyon para makipaglaban kay Qin Yu. Ngunit nang marinig ito ni Kuya Mang, naisip niya na si Qin Yu ay umamin na ng pagkatalo. Lumingon siya at ngumiti. "Mukhang medyo aware ka sa sarili mo. Okay, gagawin ko ang sinabi mo." Pagkatapos, mabilis na naglakad si Kuya Mang papunta kay Qin Yu. Hinaplos niya ang kanyang kamao at nakangising sinabi, "Ngayon, ako." Bang!
Bago pa matapos ni Kuya Mang ang kanyang mga salita, biglang itinaas ni Chin Yu ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Kuya Mang. Bago pa man makapag-react si Kuya Mang, ang buong katawan niya ay pinalipad ng mahigit 10 metro. Ang kalahati ng kanyang mga buto sa mukha ay direktang nabasag, at siya ay bumagsak sa lupa nang hindi na muling tumayo. Ang venue ay ganap na tahimik. Walang nang ahas na maniwala sa eksenang ito. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Ito, iyon na. Napalunok ng mariin si Lian at gulat na tumingin kay Chin Yu. Si Chin Yu, sa kabilang banda, ay kalmado at nakolekta, na para bang may ginawa siyang hindi nabanggit. Tara na. Tumingin si Chin Yu kay Lian at sa iba pa, pagkatapos ay humakbang patungo sa pinto. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na pigilan si Chin Yu, at lahat sila ay masunaring umatras sa gilid. Si Kuya Mang ang numero unong martial artist sa underground boxing ring. Sa harap ni Chin Yu, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban, kaya sino ang nang ahas na pigilan siya? Ang iilan sa kanila ay nagmamayabang palabas ng underground boxing ring. Pagkaalis nila, hindi napigilan ni Lia na tuwang-tuwa na sabihin, Mr. Chin, hindi ko akalain na magiging kahanga-hanga ka. Hindi ka panipaniwala. Napangiti si Chin Yu at hindi nagsalita. To put it bluntly, itong underground boxing ring ay para lang sa entertainment. Ang mga tunay na martial artist ay hindi talaga pupunta sa ganoong lugar. Matapos mangyari ang ganoong insidente, walang nasa mood na maglaro, kaya diretso silang naghiwa-hiwalay. Nang gabing iyon, maagang natulog si Chin Yu at nagplanong bumalik sa Jiangcheng kinabukasan. Sa oras na ito, nakaupo si Shen Yun sa kanyang opisina na may galit sa kanyang mukha. Dad, anong nangyari? Tanong ni Shen Tia na may pagkalito. Tinulyapan siya ni Shen Yun at medyo pagod na sinabi, nasira ang financial chain ng pamilya Shen. Ha! Natigilan si Shen Tian. Paano ito posible? Kinagat ni Shen Yun ang kanyang mga ngipin at sinabing may malamig na ekspresyon, lahat ito ay dahil kay Chin Yu. Lahat ng ito ay gawa niya. Kasunod noon, sinabi ni Shen Yun kay Shen Tian ang nangyari. Lalong nagalit si Shen Tian matapos itong marinig. Noon pa man ay napaka-arrogant niya at mapang-utos na tinuring niyang langgam ang mga ordinaryong tao. Ngayong sinisira na ng langgam ang buhay niya, paanong hindi magagalit si Shen Tian? Tian Ruzo siguro ang gumawa nito. Sinabi ni Shen Tian sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Alam na alam ito ni Shen Yun sa kanyang puso. Kung wala ang tulong ni Tian Ruzo, walang maaaring lumago ng ganoon kabilis. Gayunpaman, ano ang magagawa ng pamilya Shen? Kung wala akong ibang pagpipilian, maaari lang akong humingi ng pagkakasundo. Huminga ng malalim si Shen Yun at medyo ayaw niyang sinabi. Humihingi ng reconciliation. F**k na humihingi ng pagkakasundo. Galit na sabi ni Shen Tian. Kung ako ang bahala, direkta kong itali si Tian Ruzo at tuturuan siya ng leksyon. Kung hindi, siya ay patuloy na kumikilos ng masyadong malaki para sa kanyang mga breeches. Sabi ni Shen Tian na may kaunting bisyo. Nang marinig niya ito, nagmamadaling iwinagayway ni Shen Yun ang kanyang kamay at sinabing, tumahimik ka. Shen Tian, binabalaan kita, huwag mo nang uulitin pa sa hinaharap. Kung hindi, magdudulot ito ng kapahamakan sa ating pamilya. Naiinip na sabi ni Shen Yun, ngunit sa kasamaang palad, hindi pinakinggan ni Shen Tian ang isang salita na sinabi niya. Gulong-gulo ang isip niya, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tatay, kahit magmakaawa ka kina Chin Yu at Tian Ruzo, papakawalan ka ba nila? Malamig na bamaantong hininga si Shen Tian. Napabuntong hininga si Shen Yun. Pinunasan niya ang kanyang noo at sinabing, mahahanap ko lang si Mr. Wu para ayusin ito. Pagkatapos ng lahat, si Uncle Wu ay isang mataas na opisyal sa distrito ng militar, at nagkaroon siya ng pakikipagkaibigan sa pamilya yan. Kung humakbang si Uncle Wu, may lugar pa para sa lunas. Sa kasalukuyan, wala sa mood si Shen Yun na mag-isip tungkol sa paghihiganti. Iniisip niya kung paano protektahan ang pamilya Shen. Si Shen Tian, na nasa tabi niya, ay malamig na ngumuso at lumabas ng walang sinasabi. Kinuha ni Shen Yun ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Uncle Wu.
Sinabi niya kay Uncle Wu ang buong kwento sa telepono. Natahimik si Uncle Wu matapos itong marinig. Hindi inaasahan ni Uncle Wu na ang kilalang pamilyang Shen ay mapipilitin sa ganoong sitwasyon ng isang taong hindi gaanong mahalaga tulad ni Jin Yu. Kailangan mo akong tulungan. Nagmamakaawa si Shen Yun sa telepono. Bumantong hininga si Uncle Wu at sinabing, sige, pupunta ako sa Jiangcheng bukas at ililibre kayo ni Jin Yu sa isang pagkain. Ngunit, matandang Shen, kailangan mong kumilos ng mas mapagpakumbaba. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, pagsang-ayon ni Shen Yun. Sa kabilang banda, lumabas na si Shen Tian sa kanyang bahay at hanggang sa bar. Shen Tian, anong meron? Hindi ka ba masaya? Magalang na tanong ng kanyang alipin, si Zhao Gang. Walang sinabi si Shen Tian. Tumingin siya kay Zhao Gang at biglang may naisip na masamang ideya. Zhao Gang, gusto mo bang kumita? Gusto mo bang makipagtulungan sa pamilya natin? Nakangiting tanong ni Shen Tian. Natigilan si Zhao Gang at nagmamadaling tumango. Shen Tian, pinangarap ko ito. Kulang lang ako ng pagkakataon. Tinapit ni Shen Tian ang balikat ni Zhao Gang at sinabing, ngayon, dumating na ang iyong pagkakataon. Basta tulungan mo akong gawin ang isang bagay, hahayaan kitang makipagtulungan sa Shen family. Talaga, Shen Tian, karangalan ko na makapagtrabaho para sa iyo. Nagmamadaling sabi ni Zhao Gang. Isang masamang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Shen Tian. Tumingin siya kay Zhao Gang at malamig na sinabi, gusto kong humanap ka ng ilang taong kikidnap kay Yan Rozo. Nang marinig niya ito, ang ekspresyon ni Zhao Gang ay naging sobrang pangit, at bigla pa siyang nanginag. Shen Tian, huwag kang magbiro. Si Yan Rozo ay apo ng pamilyang Yan, medyo natatakot na sabi ni Zhao Gang. Sinabi ni Shen Tian na may malamig na ekspresyon, ano ang kinakatakutan mo? Hindi namin siya sinasaktan. Tinatakot lang namin siya. Maghanap ng ilang maaasahang tao at ikulong siya ng ilang araw, pagkatapos ay palayain siya. Ano kayang mangyayari? At saka, walang makakaalam nito maliban sa iyo at sa akin. We can totally keep it a secret.